voices of greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. On the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. Hello! Hi! Hi guys! Medyo nahuli tayo ngayon kasi nagkaka-technical problem okay. Tayo guys. Oo, di ba? Friday ngayon! It's Heart Center 101 day! Oh my God! Pagpasensya niyo na po ang aming introduction dahil papansin niyo naman po nandito ako sa gilid at ako ang nagte-tech. Wow! Pag pala nasa gilid ako nagte-tech doon? Oo! So, kung para man kayong nagulantang, so, eto na tayo into reality. So, guys, it's Friday na naman. It's Heart Center 101 Day. Sa mga naka-tune in dyan, please share the stream. Eto nga po ulit pala si DJ Shaggy Wow, ang inyong indie friend na DJ. And, of course, with my co-DJs. Yes, ako naman si DJ Mark, ang mamarka sa inyong mga puso at isip. Mga problema nyo, sagot namin tatlo yan. And this is DJ Megan, ang tagal na hindi nagsasalita, pasensya na po. Siyempre, yan, meron ako sasabihin sa inyo na sigurado makaka-relate kayo. Yun, na sinasabi ko. Yun, yan, huwag niyong ugaliing magiging ready to use. Yahoo! Maglinis! Aha, yay! So, yan po ha, meron ang sasabihin sa inyo si DJ Megan. So, para lang siyang si ano eh, no? Si Yaya Dab. Noong una eh, ano, ang kanyang boses ay hindi mo maririnig. Kumbaga, parang ano muna, mystery muna. So, ngayon, yes. DJ Megan, magsasalita. Ngayon naman, nilalabas ko ng totoong buhay ng boses. Parang kinakabahan ako katabi. Alden ba ito, Alden? Oh,
Wow! Pinamilapin na kayo, Alden. Ang kapal eh, no? So, meron tayong active na 7 viewers. Maraming salamat! Maraming salamat po sa mga nanonood at naka-tune in sa atin. So, gaya nga na laging sinasabi, pag Friday, huwag niyong kakalimutan tumutok sa ganap na alas 12 ng tanghali sa BG8 Radio. The Voices of Greatness. The Greatness. Yes. So, share niyo lang po yung stream and happy viewing po sa lahat. So, yun po guys. So, pagpasensya niyo na. Sumaside comment ako dito. Kayang-kaya to. Napapractice na ako maging technician. Biglaan, ano? Biglaan. Oo, di ba? So, nasa akin ang lahat dito. Ang sound effects, ang mic. Pangalawang beses ko na itong ginawa. Okay guys, so sa magandang tanghali sa inyo lahat, sa mga nananahalian at sa mga mananahalian pa lang, eh, sige lang, kumain lang kayo. Oo, oh, maganda nga nun eh. Kasi maganda nga yun, diba, na nakatune in sila habang ano, kumakain habang nakatutok. Hindi kaya sasabihin nila, baka mawalan tayo ng gana. Grabe naman. So, naninibago pa ako, so medyo nangangapa-ngapa ako, guide me. Oh, okay lang guide yun. Me. Basta wag mo lang papatutugtugin yung crow. Puro ano? Tawa lang dapat sa akin. Huwag ganun. So, ayaw mo ng crow. Ayaw ka nun. Ay, huwag ganun. Ayaw ko niyan. Laging wali ang sinasabihin natin kapag ganyan. Hello! Hi, ganun. Sumaside comment talaga. Si Ma'am MK, si Maria Kusawa ng BRB. Okay guys, ito po ang ating topic for today. Ano bang topic natin ngayon? Ready na ba kayo? And ay, na-miss ko. Ready. Na-miss tayo eh. Siyempre, muna na-miss tayo. Oo nga pala. So, kung naaalala nyo, last Friday, walang ganap. Bakit? Ng heart center. Bakit nga ba? Ano ba ginawa natin? Ano? Dahil kami po ay nasa POP at kami po ay nagkaroon ng radio talk at pinakilala na rin po ang BG8 Radio sa mga POP at sa College of Communication. Maraming salamat po sa pagtanggap sa amin dyan. No, sobrang saya po ng experience namin dyan. At napaka-warm ng mga tao. Napaka-bait nila, di ba? So, kaya po, yun po ang dahilan kung bakit wala kami nung nakaraan. Kaya ngayon, eto kami ngayong Friday lang ulit nakapag-live dahil sa event. So, maraming salamat po at na-miss nyo ba kami? Kami kasi na-miss namin dito, sa totoo lang. Hindi na po kompletuhan ko namin na hindi na kami nakapag-air. Almost 2 weeks tayo, no? Parang isang taon lang nagbabakasyon. Totoo. So, nakakamiss talaga ang umere. Tsaka, ano mo yung pakiramdam ko ngayon? Parang ako naninibago, sa totoo lang. Oo nga, ganun lang. Parang naninibago tayo, di ba? Parang nagre-refresh. Hindi, dahil nga napahinga tayo dapat. Napahinga, at saka na iba ako ng posisyon. Oh my God, lagi kaya ako nasa gitna. Dahil pala dito ka na nasa gitna para managandre-derecho lang. So guys, share the stream po at sigurado kong marami makakarelate sa topic natin ngayon. Ang ating topic number 1 is, ayan po, makikita nyo sa taas. Topic number 1 is, mahal ko o mahal ako. Kakanta ka ba nito? Hindi, parang may special number ata si ano eh, DJ Meg. Ay, wala muna akong special number. Parang kung sinabi mo yung tanong, parang idederecho muna eh, pakisitan din na. Hindi, ano, napopromote tayo ng kanta dito. Tsaka, kung nakita nyo guys sa ating gilid-gilid, meron na po tayo dyan, LC Casco. So, ayun po na mamayonet ang kahon niya. Pero actually, kulay green po talaga to. Akala nyo lang violet siya. Diba? So, kulay green po talaga yan. Ano ba yung hawak mo na yan? Hinumin ito ang LC Cas Coffee Drink mixed with mangosteen and gonoderma. So, makakabuti po sa inyong kalusugan dahil nakakapayat to. Yan? Lalo na yung isang brand na barley. Meron tayo dyan coffee, choco, red juice, and barley. Ano ulit pangalan ng coffee? LC Cas Coffee. LC Cas Coffee. Yes, chai green coffee, barley grass, stevia moringa, gotu kola, spirulina, and guayabano. So yan po mga nakapag-usap sa kami.
So yun, binasa ko po siya. And I think naman, and 100% sure ako na healthy siya. Dahil alam niyo yung spirulina. Misang cup kasi siya na nakakatulong para sa immunity natin. At syempre yung guyabano, para siya nagpo-contain ng antibiotics. Tama ba? Kung guyabano or bayabas? Ang guyabano, na, para sa na, ano ko, anti-cancer. Sa anti-cancer atas. So, ganun din po siya. Yan po ang gamit niya, okay? So, hindi ako knowledgeable, no, sa mga gamot-gamot na yan. Pero 100% sure naman ako na maganda siya sa kalusugan. So, ayan guys, ito po tayo sa ating topic na for today is ang tanong ay, mahal ko o mahal ako? Kaya sa mga naka-tune in dyan, guys, ano ba masasabi nyo sa ating Friday topic ngayon? At siguradong nakaka-lurky ito. Si Paul Cruz, Mario Joy, Shirley Monreal, Antonio, Raymer Kimi, Mark Francis, Samantha, thank you guys. Happy viewing po sa inyo lahat. At ang ating top fan, si Mario. Hi mga idol! Si Mario ng voice acting team, Batch 5. Hi Mario! Hi Mario! Finally, nakita rin kita. At nahiya daw siyang batiin. Wow! Huwag ka na mahiya. Kami, Mario, hindi mo pa kami nakikita sa personal. Pero nakita ko siya ng personal. Ano yung tsura ni Mario? Kamukha niya si Super Mario. Grabe, kamukha niya si Super Mario. Parang matangkad naman sa video. Hindi, matangkad naman siya. Kaso, hindi ko siya ganong naalala yung itsura niya. Pero nung napanood ko kagabi sila sa BRB yun, na-recall ko na. So, sana makapag-guest din kayo dito sa akin. Akala ko hindi mo siya masyadong bet. Ay, grabe. Grabe din sa'yo, hindi masyadong bet. So, ayan nga, guys. So, eto ating mga top 1 with the bias. Nag-aantay lang tayo guys ng mga sasagot sa ating topic. Kaya which is lagi naman po natin gawa ng maghantay ng inyong mga kasagot. Oo, kailangan namin lumabasa dito. Kaya magsa-shoutout din muna ako kay RJ Cruz sa 18 viewers natin ngayon. Yeah. Share nyo lang tong VJ8 Radio page. Yes, and huwag niyo pong kakalimutan na i-follow at saka i-like ang VJ8 Radio page para lagi po kayo manonotify every time na meron po kaming mga live. So, yun po. At hindi po maaalis sa kada Biyernes itong mga pagmumukha namin. Basta every time, naglalaro po ang time slot namin ng 12 to 1. Yan, hindi mo malaman kung anong-ano talaga yung oras natin, eh, no? Basta naglalaro sa 12 or 1. Basta naglalaro ng 12 or 1. Kasi ang hirap na mangangako ng oras. Lagi natin sinasabi yan. So, eto nga, nakakapanibago talaga mag-play. Salamat nga pala kay Elson Berrio sa lakin. Support sa lakin. Yes. Saka kay Ate Cathy. Yo, mga... mga napaka-supportive na fan. And sabi naman ni Andre Bautista, ayos, narinig ko na boses ni DJ Meg. Yun! Yun, diba? Sabi nga natin, parang tinatakam lang natin sa boses siya si DJ Meg. Siyempre! Totoo. DJ Meg siya si ano, nagmamalagyaya daw. Ako nagmamalaal din. Okay, so nagkaroon na po, anong tandem nyo? Aldiw? Aldog. Sobra sa Aldog. So, wow. Bagay, parang gutom lang ako. Pasensya na po mga viewers. So, ako lang talaga, walang katandem dito. Ikaw lang mag-isama. So, baka gustong tumandem sa akin dito. Comment mo lang. Comment below. Comment nyo na. Sino gusto tumandem dito? Sabi ni ano? Comments natin dito kay Andre Batista, Mario. Natikman ko po ang Regius kahapon. Wow. Ang sarap. Anong Regius yun? Sheref. So, isa po siya dun sa ating ano. Sa coffee product. Ba yun? Wow, sarap pala niyan. Ito yung isang product. Mamaya, kasi ang nandito sa ating yan. Coffee. Ano to? Drink. Coffee drink. Kasi siya mismo. Tapos yung kahapon is Regius. So, yun na po. Binawasan. Mamaya titikman natin yan. Pagkakain natin. Titikman lang. Hindi natin ito titimplahin. Titikman lang. Po wala namin. Wala ko sinabing titimplahin. LC Cas Coffee. Yan. Drink mix with mango seed and guyabano. Salamat sa mga viewers natin, sa mga bagong nanonood. Pakipasa ang topic namin sa ibabaw dito. Yes, and paki-watch party na rin po. And feel free to comments down below sa mga nakarelate.
Okay, oh, ma-shout out dyan kay Ani Jean de Latina. Ayan, nasa tabi. Okay. Napakabait niya, ni-share niya ang ating live stream. Oo nga, sige. Diba? Total, nanonood ka rin lang naman dito ng live. Ano, inuutos mo? Wow, pinaparinggan mo siya. Pinaparinggan! Oh my God! Ano yan eh, yung mapagkawang gawa yan? Kung saan niya nang gagawin? Tingnan niyo naman ang itsura, mukhang mapagkawang gawa talaga. So, yun nga tayo guys, ang topic natin. Again, topic number one is, mahal ko o mahal ako? Alin ba dyan sa dalawa ang pipiliin mo? Ano, kakanta na ba tayo dito? O magra-rap. Sana masasabi, nasa naman siguro may mga love life naman tayo dyan, di ba? Pero dumarating ba kayo sa punto na buhay niyo na napapatanong kayo? Kung mahal ko o mahal ako. Nung mga single pa tayo, di ba? Meron tayong crush. Tapos din naman tayo crush. Di ba? Oh, tapos meron namang may crush sa atin. Hindi naman natin crush. Di ba ang kulit? Saklap. Ang ano nun eh, yung may mahal ka, hindi mo mahal, may nagmamahal sa'yo, hindi mo naman mahal. So ikaw ba, ano, DJ Paul, ano ang masasabi mo sa ating topic for today? Ang akin naman kasi, kung sa crush-crush lang naman ba to? Ano ba pinag-usapan natin? Parang... hindi to crush. Ang pinag-usapan natin dito is yung abot sa pagmamahal. Oh, di ba? Para akong na, ano? Para akong nalutang, di ba? Hindi ka pa ba nagmamahal? Ano experience mo na ba yan na naguluhan ka? Kayo guys, experience nyo na ba na naguluhan kayo sa inyong nararamdaman? Siguro, marami nagsasabi gusto nila mahal, mahal sila. Dahil ayaw nilang masaktan. Pero sa part ko naman siguro, yung mahal ko. Pero in the point na, alam ko naman yung magpapakatanga na ako eh. Yes. Kumbaga syempre, pag sinabi magpapakatanga ka, kapag minamahal mo pa rin, minamahal mo yung tao, alam mo namang wala ka ng pag-asa. Yeah. Diba? Siyempre, bilang sa sarili ko, pag alam kong minamahal ko itong tao na to, nakikita ko, nararamdaman ko naman talaga na may pag-asa ako, tutuloy ko siya. Mas ipoprove ko sa kanya yung damdamin ko para sa kanya. Pero pag wala na, siguro, alam naman natin mga gagawin natin, magigive up na rin ako. Magigive up na rin. Hindi na ako magpapakatanga. Oh, tama nga naman yun. Gaya nga lagi ko sinasabi noon, kahit anong pagpapaka-martyr mo, eh hindi may sasama ang pangalan mo sa gumbursa. Oo. Oh, oh. Hindi ka may dadagdag doon. Kaya wag kang magpapakamartir. Pero meron ditong nasabi, no? Basahin mo nga dito kay Andre yata. Andre Bautista, mas gusto ko yung mahal ako kasi pagod na kung ako ang nagmamahal, charot. Yun ang sinasabi ko. Nakakapagod nga naman ang ano, yung ikaw yung palaging nagmamahal kasi ikaw yung palaging bigay ng bigay tapos siya, wala lang. Hindi ka binamahal pabalik. May mahal rin siyang iba. So habang minamahal mo siya, masugitin yung minamahal yung mahal niya. So nakakalungkot talaga ang ano, no? Ang pag-ibig. Eh, sobrang nakakalungkot. Yung pag ikaw, sinabi mo nagmamahal ka, at saka sa point ng buhay mo na you are willing to take the risk na masaktan. Ah, di ba? Kapag tayo nagmamahal, ano tayo sa punto na masasaktan tayo. And dapat handa tayo doon. Hindi yung pag magmamahal tayo ng isang tao, eh, maghahangad tayo ng pabalik. Porque minahal kita, pinakita ko sa'yo, binigay ko lahat ng ito kailangan, ibalik mo ang pagmamahal. So, hindi yun gano'n, ha? Yun yung sa usapan sa mahal ko, mahal ako. Pag nagmamahal ka, dito tayo sa side ng ano, nagmamahal ka. Pero, ikaw ba DJ Meg, dun sa part ng ano, ikaw yung minamahal? Di mas gusto ko yung ako yung minamahal kasi mas naano ko yung time na yun na pwede ko siyang matutunan, mahalin. Yeah. Oo nga, so mas maano natin yung kapag wow, lang mamahal, di ba? Mamahalin mo na lang siya pabalik. Oh. Kasi minsan yung mahal natin hindi na ayon eh. Hindi yun umaayon na sa atin. Hindi natin matansya kung gusto ka ba niya or meron ka bang asahan, ganun. Tama. Pero yung kapag yung mahal, nagmamahal sa'yo, ang pipiliin mo, mayroong chance na ma-develop. Kasi ang pagmamahal is, as the time goes by, di ba? Natututunan natin. Di ba? Kahit nga minsan eh, ano, yung stalker mo na, yung sunod ang sunod sa'yo, di ba? Tapos sa araw-araw na paulit-ulit yung ginagawa na sunod siya ng sunod sa'yo, eh, napapamahal ka na lang din sa kanya. Kukulitan ka na talaga. Ganun po talaga yun. Parang, isipin mo na,
araw-araw siyang nakasunod sa'yo. Biglang isang araw, hindi na siya sumunod sa'yo. Darinig ka sa punto na parang na-feel mo. Na-miss mo siya bigla, no? Yun pa lang hindi mo alam kung hindi mo natutunan mo siyang mahalin. Pero hindi mo yun alam sa sarili mo. Nalaman mo lang yung kahalagaan niya nung nawala siya. Nung nag-give up na siya. Gumive up na siya. So may isip mo ngayon yun doon ka sa time na ano ba yan? Habang nagpapakatanga ako doon sa taong mahal ko, napabayaan ko na yung taong nagmamahal sa akin. Yun! And, diba? So yun! Paso nga lang. meron din naman akong kontra doon. Bakit? Kasi parang feeling naman kapag pinili yung dalawa is yung may nagmamahal sa inyo. Paano nyo matututunang mahalin yung tao? Ito tanong ko lang sa sarili ko. And kung may mahal ka pa nga. Wow! Diba sabi parang, mo? Parang may mahal ako. Aha. Tapos pipiliin ko tong mahal ko. Ay, mahal ako. Parang ang gulo, ah. Siyempre, hindi tayo doon sa punto na nagmamahal ka. Kung hindi ka nagmamahal, pwede. Pero kung nagmamahal ka nga sa isang tao, pero hindi mo mga tututunang mahalin yung guys, nagmamahal sa'yo. Guys, magulo ba yung topic? Papaunawa ko ulit sa inyo, ah. Ang sitwasyon natin ganito, sige, para mas challenging yung question. Sige, ano ba yun? Mahal ko o mahal ako? Habang nagmamahal ka sa crush mo, may nagmamahal sa'yo. Paano mo yung pagsasabayin? Tama nga naman yung sinabi ni DJ Mark, diba? May crush ako eh. Paano ko makakrushan to? Eh, may crush pa ako. Ay, dapat syempre, mawala muna yung crush ko doon. Ay, ano gagawin natin? Gilitan natin. Diba? Paano mo matututunan mahalin yun? Ano, siguro, ano, kailangan ba natin gilitan yun? Gilitan sa leg. Kailangan muna siguro talagang ipiyano mo sa sarili mo na ay, ayoko na dito sa mahal ko na, ay, tao na, parang tama na to. Parang ano na rin kasi, tawag ito, ikaw na lang yung may gagawa ng paraan na hindi na naman lalamang dun sa mahal niya. Diba, kailangan ko kunin mo yung loob niya naturally para mapa-oo siya, diba? Tapos, eto, magbabasa tayo ng mga comments sige, dito. Sige. Ang sabi ni, ano, ni Andre Bautista, shout out kay Mama May Marcos. Okay, Mama May Marcos, na shout out ni Andre Bautista. At si, baka naman po may free taste para sa mga tapan. Okay free po, taste. Mayroon pong free taste sa mga tapan. So, pumunta lang po kayo dito sa VGA Radio. Ang hirap naman po ipa-LBC namin yung pre-taste, no? Tigisa. Hindi ka masabi nila. Isang piraso. Hindi ka masabi nila. Mas mahal pa yung pamasahin papunta rin. Ay, mas mahal pa eh. Kung pre-taste lang po, magkakasyahin po natin to sa ano? 6 na baso. Kaya nga. Grabe sa 6 na baso. Ay, babatiin ko nga pala yung aking wife, Regine Bautista. Nagko-call ka sa akin. Start na po ang VGA Radio. Oo nga. Pakishare De, po. Alam mo kasi ninibago yan. Bakit? Naninibago yan dahil kadalasan alauna. Galing tayo eh, di ba? Sa bagay. So, para expected na yun, ay, mamaya pa siguro alauna yun. Alam mo naman, marami pang ganon. So, maaga po kami ngayon at talagang inagahan namin dahil kailangan maaga para maaga. Maaga matapos. Nilakad ka ba? Nagmamadali. Hindi, may tulog. Kailangan ko matulog. Alam mo na yun. Sa nanay pala ng wife ko, nanay Francia Bautista sa Balibo. Hello po. Happy watching po. Kay Jen Ara sa Guard. Amano Motor Park. Hello. Yeah. And then Kikay Bautista lang. Eh, Kikay. Ah, nakita ko dito, kaklasiko. Kikay Esteban. Hello. Happy watching. Sige po. Basahin na natin ito po. From PGA Radio, mahal namin ang isa't isa. True! Mahal na mahal po namin ang isa't isa. Sino yun? Mahal namin. Sa PGA Radio, di ba natin mahal ang isa't isa? Mahal na mahal po namin ang isa't isa dito. Kaya kayo din dyan, kahit saan man kayo, magmahalan po kayo. Dahil importante po ang pagmamahalan, hindi lang dahil sa magpapasko ngayon, mahal yung isa't isa. Ano yung pagmamahalan with benefits? Tapos pagkatapos ng Christmas, mag-ano kayo? Pagkatapos ng Christmas, mag-aaway kayo, no? Tapos magsusuntukan. May ganun. Nag-aantay pa tayo ng mga comment dito. So, mga hindi. Ano ba ito? Mapusok? Papusok na naman ba itong tanong natin? Hindi. O nalilito? Nakakalito lang talaga yan. Ako nga, dito nalilito sa totoo lang. Kasi hirap talagang mamili niyan eh. Pero kung tayo kasi managmamahal, bulag tayo, natural na pinipili natin yung mahal natin. Ayun po talaga yung kahit hindi na ako mag-survey ah. Kahit kayo naman guys, naniniwala ba kayo sa sinasabi ko na mas pipiliin niyo yung mahal niyo kaysa sa nagmamahal sa inyo? Di ba? Tama. Umo kayo! Di ba? Sabi ko kayo. Yeah! Yun ang talaga, kadalasan.
Kasi ano tayo, nabubulag tayo ng pagmamahal natin. Gusto natin na makuha siya, gusto natin na mapasa atin din ang puso niya. Hindi natin alam. Kasi hindi naman natin ito sa, "Hoy, mahalin mo ako." Diba? Hindi naman natin ganun. Kung saan binigay sa'yo ng tao na nagkakagusto sa iyo. So, hindi siya pwede din maging ano, maging demanding na mahalin mo siya pabalik. Kasi ikaw busy ka, nagmamahal ka doon sa tao, mahal ko. Walang taong mahal mo, may pinamahal na iba. O, diba? Nakaka-lurky kaya yung ganong klase ng ano, no? Yung nagmamahal ka, tapos may mahal siya, diba? Tapos yung mahal yung iba, may mahal din iba. Kaya nga komplikado yung topic natin ngayon. Para pag binuubis talaga, magiging tag-twist na siya. Ito si, "Why you? Mahal ko." Pangit naman na ka siyang magmahal. Teka lang, ulitin natin. From Mario. Kala ko ba kung nagtatang-twisted ka, parang yung salita ko. Naano kasi ako eh. Pilipit na. Alam mo na, naninibago ako dito sa aking disposisyon sa buhay, di ba? Nasa bago kukuan ako. So, eto, magbabasa-basa muna tayo, panitin namin ang ating mga mata. Sabi ni Mario, "Mahal ko." O, di ba? Sabi ko na, yun ang pipiliin niya. "Pangit naman na siya lang ang magmahal," sabi nga nila. "Don't look for the one, pick the right one. Bro. Pati ako nalito, Mario. Ano ba? Don't look for the one. Magmahal, magmahal. Huwag lang ang bigas at gasolina. Toro! Magmamahal lang, magmahalan tayo. Pero pag yan kasi ang nagmahal, alam nyo, ang sakit. Diba? Oo. Parang ano eh. Sa balita nga, pati galunggong eh. Grabe yung galunggong nga pala, no? Shoutout nga pala dun sa galunggong na 300 pesos ang kilo. Wow! Grabe talaga. Sobrang laki ng tinaas. Ang ulamin mo ngayon, sap-sap. Hindi, magtutuyo na lang ako sa tuyo. So, apat na pwede, pwede. Grabe yung mahal ng mga paninda ngayon. Dahil ba sa bagyo? Nakandalunod daw ata mga isa. Dahil sa mga pangyayari ganun, no? Na nagmahal ang galunggong. Grabe. Naapektuhan pati mga isda. Naapektuhan ng mga isda. So, kailangan daw nila magtaas. Pag yung ano? Ito naman ang pasasarami mo, nagkandalunod. Hindi sanay sa tubig yung galunggong. Oh, nga pala, ang galunggong talaga, hindi yun sanay sa tubig. Ang galunggong kasi, gumagapang yun sa lupa. Talaga ba? Parang ngayon mo lang nariyan. Kanibago ako doon. Nakakaloka nga eh, nagmahal sa... Parang nung lumabas yung African swine flu. Swine flu. O, yung sakit namin, Sharel. Yung mga, nung lumabas yun, nagmahal ang manok. Oh. Alam mo kasi bakit? Iniisip kasi ng mga tao na hindi sila ligtas kumain ng baboy. So, ngayon nagbaha, nagkikrave ang tao sa galunggong, kaya nagmahal niya. Or mahirap lang talaga huwag. Hindi, parang siguro nga dahil sa yung sa bagyo nga. Ah, sa walang bagyo. Masyadong nangisda. Nagtago po ang mga galunggong. Maliit nun eh. Umiwas sila sa pero bagyo. Pag ako haalokin mo sa panahalian sa inyo, ayoko nun yung galunggong yung gumagapang. Ayoko nun. Totoo lang. Parang hindi. Tama yung sinabi ni Mario, magmahal na magmahal. Huwag lang ang bigas at gasolina at ang galunggong. Sana bumaba na ang presyo. Okay, at kay Shirley Monreal Odonyo. Hello. Hi, DJ Mega. Hello. Mark and Shaggy. Wow. Hi, Shirley Monreal. Hello. Hi, Shirley. Wow, din ang topic for the day, ha? Kasi hot yung tatlo. Wow. I'm from here, ang passion yung team live in BG8 on wow. My radio. Yun, maraming maraming. Shirley, hope to meet you soon. Hope to meet you. Ano ba siya? Kasali ba siya? I don't know kung kasali siya sa voice acting. Pero I feel so touched sa kanyang sinabi. Dahil bahat, ganun na rin. Yeah! Mainit po kasi talaga na ito. Maraming salamat po sa pag-tune. Share niyo ang real audio. Please share the screen na rin po para marami pong makarelate sa topic natin. And from Andre Bautista. Ano sabi niya? Yung mahal ako, syempre. Doon ka na sa una palang panalo ka na. Antayin mo na lang siya mapatunay yung mahal ka talaga. I'm not saying na yung mga nakakasalubong mo lang sa kanto, ha? Nangyari to sa mga matagal na magkakalala, like kaibigan, patrabaho, o mismo kapitbahay mo yung meron ka ng physical interaction, like nakakausap mo, nakakasama mo. Ayan, give them chance to love you. Okay, so ayun po. Talagang ano, nas lamang na lamang na ang mahal sa mahal sila. Oo, talagang, kasi kahit ako naman, yun din ang isip ko, if I was ako in a situation
at sakaling ako ay single. Siyempre doon ako sa mahal ko. Mm-hmm. At yung nagmamahal sa akin, go lang. Mahalin mo ako, supplyan mo. Sareng, ay wag pong ganoon ha. Wag po natin paasahan yung mga tao nagmamahal sa atin. Agad maaari kung hindi natin kayang suklian ang kanilang pagmamahal, eh maaga pa lang. Eh basta din mo na. Basta talaga, hindi. Maaga pa lang sabihin mo na na sorry ah, hindi ko maibabalik yung pagmamahal na ano mo na ibinibigay mo sa akin at idinudulot mo dahil meron na ako mahal. Medyo masakit yun. Oh, true. Magmahal ka lang, hindi ka naman mahal. Tapos may nagmamahal sa'yo. Parang gawin mo, hindi ka naman mahal. Eh. Doon naman tayo sa positive naman, baka mamaya malipat naman yung comment natin. Doon naman tayo sa mali mo naman. Sa mahal ko, ang pipiliin nila, nagpursige sila, di ba? Meron pa na, di ba? Sa pagpupursige naman, may nilaga yan eh. Parang nililito ko kayo para mag-iba naman yung perspective sa buhay. Oo nga, para naman mapunta, ambihan nyo naman yung mga nagmamahal sa inyo. Mali mo naman. Paminsan-nisan, kahit na hindi mo siya masuklian, iparamdam mo naman sa kanya na na-appreciate mo, di ba? Wow! Appreciate mo na lang. Hindi yung porque hindi mo inutos na mahalin ka, which is hindi naman talaga inutos eh. Babaliwalain mo lahat ng effort na ginagawa niya sa'yo, di ba? Marapat lang din na kahit pa paano, suklian mo yan. Kung hindi mo man mapantayan, suklian mo na lang na kahit na pagkakaibigan or yun nga, yung pagiging tapat mo na kahit anong gawin mo, pre, hindi kita mamahalin. Charing. Oo naman. Sa kapag naman... Parang halimbawa, meron din nagtangka, halimbawa nagtangka na mahalin, may magmahal sa inyo. Tapos hindi niyo talaga type yung lalaki or yung babae niya. Aminin niyo na kagad. Pagpaparang ka na kayo, hindi niyo papaasahin pa. Oo, mahirap kasi talaga. Alam niyo kasi guys, pag kayo napunta sa sitwasyon na gano'n na, baliktarin niyo. Oo, baliktarin niyo. Kayo, nagmamahal din kayo, di ba? Yes. Kung ano yung nararamdaman niyo, nagmamahal kayo, tapos yung nagmamahal sa iyo is the same. So kung ano yung nararamdaman mo or kung ano gusto mo mangyari, huwag mo nang paasahin yung tao kung hindi mo talaga kayang ibalik. Ngayon na nasabi ko nina, i-ano niya siya, prangkahin mo na kaysa paasahin mo. Kasi kahit kailan hindi mo yung masusuklihan dahil meron mga mahal, diba? Kung baga tumitingin ka sa iba, hindi ka tumitingin sa kanya, so nabubulag ka ng pagmamahal mo at hindi mo na-appreciate yung bagay na ibinibigay or dinudulot ng taong nagmamahal sa'yo. Kaya ang ending, pag nabasted ka rin tulad ng ginawa mo sa nagmamahal sa'yo, parang ending yan, kayo pong magkatuluyan, di ba? Pero tayo dyan. Pwede rin naman, na nagba... Yeah, usually may ganun eh, may ganun senaryo. Parang binasted mo ako, binasted ka niya, tayo na lang. Di ba? Mas maganda. Saka pwede rin ano, kasi malawak ang isip ko eh, naisip ko naman, yung bang sinasabi nating mahal ko dahil iniibig ko siya, o baka naman mahal mo dahil lang sa pera. Ay, may mga ganun, di ba? Diba, ibang usapan na naman yun. Gusto ko lang pahabain yung kwento pa natin ngayon. Nakakaloka kasi yun eh. Oh, diba? May ganitong senaryo, guys. Kung ito yung napapakinggan nyo ang senaryong ito. Itong senaryo na to. Dahil alam mo na may nagmamahal sa'yo at may mahal ka, ginamit mo yung taong nagmamahal sa'yo. Ako po. Ginamit mo siya para mag-sustain ang needs mo, para ibigay mo dun sa taong mahal mo. So ang ending, nagsasakripisyo yung taong nagmamahal sa'yo sa dalawa, sa'yo at sa mahal mo. Diba? Agree ba kayo? Naniniwala ba kayo na may ganong mangyayari? Yes, meron. Agree mga bata. Sorry, Charlie. Pero may ganong talaga, diba? Napakasakit. Na dalawa yung sinusuklayan mo, akala mo binibigay mo dun sa taong mahal mo yun. Kailangan niya. Yung pala, habang binibigay mo sa kanya, yung binigay niya naman dun sa taong gusto niya. So, shabit. Meron pala nag-comment sa Hello's Party. Babasahin ko lang ha. Ito, Katrina Jones. Ate Kati, hello po. Ang pipiliin ko ay mahal ko. Para sa akin, kung wagas ang pagmamahal mo, hindi na importante kung mahalin ka din pabalik. Pagmahal mo talaga ang isang tao, matatanggap mo ang buo niyang pagkatao. Hindi mo makikita ang mga kapintasan niya, ganun. Kasi pag ikaw ang mahal, parang palagi kang maghahanap ng kanyang kapintasan o pag-uulan. Kasi siya lang ang magmamahal.
para ang gulo ko, no? Ito pati siya nagugulan. Ito nagugulan. Ito nagugulan ako kasi alam mo ba, ang pinaka ano kasi dyan, yung mahal, nagmamahal sa'yo, yun ka rin eh. Napapansin niyo ba? Yun ka rin dahil nagmamahal ka din. So kung ano yung nagmamahal sa'yo, yun ka rin. Hindi totoo to. Kung intindi niyo mabuti yung topic natin, di ba? Yung nagmamahal sa'yo, yun ka rin. Na nagmamahal sa taong hindi ka naman kayang mahalin. Tama. Diba? Ang sakit ng life. Diba? Alam mo yun. Nakakaloka isipin yung mga ganyang pangyayari sa buhay namin. Pero life is, ano kasi, life is so complicated. Pag hindi naging complicated yan, wala nang free love buhay. Totoo. Diba? So, kahit sa pagmamahal, dapat willing ka to take the risk na masaktan. Willing ka sumugal. Willing ka sumugal, tama. Parang ano yan eh, parang... Pag kasi ginawa mo rin tanong ang mahal mo, parang hindi mo pa rin siya mahal. Kasi nakakaloka talaga yung topic natin. Noong nakaraan, nakakatakot sagutin yung topic, no? Ito naman. Ito naman nakakaloka. Kumbaga parang ano eh, matutrisk yung utak mo. Oo. Kahit ako naloka ako, hindi ba? Gusto ko rin naman pala yun eh, yung nagmamahal sa akin. Kumbaga, habang nagmamahal ako, may nagmamahal sa akin. Kung ano yung nararamdaman nung nagmamahal sa akin, eh, hindi nararamdaman ko nagmamahal ako sa isa. Diba? Ang kulit. Nakakaloka talaga. Pero, tama lang. Alam mo ba't ako gumanon? Bakit? Hindi ko. Ano, may naalala ka bang mga pangyayari? Oo, oh, parang naano ako, parang naiyak ako. Kaya. Wala bang ano dyan, tunog na nakakaiyak. Ayan, no, iyak tayo. Nakakatawang bakit. Parang gusto ko basahin yung comment na to, parang naiyak ako sa tuwa. Regine Bautista, ang pogi nung nasa gitna. Ah. Ano yan? Nanood ano? Siya nung nakaraan pa siguro. Nakaraan ba to? Nakaraan episode pa kuya na nanood yun. No? Ako yung nasa gitna. Maraming salamat. ako yung nasa gitna. Ako po yung laging nasa gitna. Talaga. Hindi ata siya naka-tune in ngayon. Ako ba si viewer natin Robert Cañete sa Era Lazaro ng Amano Water Park. Hello sa inyo. Okay, maalis. Mag-invest ka daw doon, sabi ni ano, Teka, nawawala tayo. Eto, Andre Bautista, sabi nga. Ayan, Andre Bautista, ang sabi niya, lalo na sa mga babae, mas piliin niyo yung kayo ang mahal kasi nagiging tonta tayo eh. Minsan, Ano daw? Nagiging tonta tayo. Ano tonta? Minsan, naabuso tayo. Ginagamit yung feelings natin para makuha ang gusto nila. Yeah. Tapos, yeah. At the end of the day, hindi na pala ikaw ang gusto makasama sa buhay. Yan yung sinasabi natin kanina na parang ginagamit ka nung isang, usually, pasintabi po ha, sa lahat ng ating hindi na mabuso sa pagiging unfair natin, but just telling naman ako ano yung usually nangyayari. Madalas nangyayari yan sa babae. Yung lalaki, may gusto siya kay babae. Diba? Alam mo yun? Tapos itong babae, masyadong porsigido. Kaya yung binigay sa kanya nung lalaki may gusto sa kanya, binigay niya ito sa lalaki. Gusto niya. Alam mo yun? Ayun na tango na, pasa gift. Walang exchange gift na nag-arap. Pasa. Oh no! So yun po ang ganap nun. Kaya usually nangyayari yun sa mga lalaki. Hindi naman sa nila lahat na, pero talagang usual. Pero nangyayari ba yung pareho kayo ng feelings? Ganun. Pwede. Alam mo nangyayari yun siguro kapag ito yung possible na pwedeng mangyari dyan. Si lalaki, may gusto kay babae, tapos si babae may gusto kay lalaki. Itong si lalaki, binastid niya si babae. Ang nangyayari, kinomport siya nung may gusto. Nung isa. Nagigat siya ba? So, kinomport siya. So, anong nangyari? Naging sila. Diba? Kaya tinatago yung pagmamahal is natututunan. Natututunan natin siya. Yan po ang sinasabi ko na kakapalod ng Korean novela. Ano po kung mahilig sa Korean novela? Parang, ano kasi, mapapansin ko talaga sa reality. Pag sa Korean novela na ako, Diyos ko, marami nang madaan. Ang sabi pa yun, pati kaibigan ng nanay na kaibigan ng tropa. Ano natin? Ganun ka komplikado yun para kumakain pala. Ano, may galit sa K-pop para mag-react ng ganun. So, yun nga guys. So, ano po masasabi niyo sa ating topic? At ako yung nagsiselfong lord dito.
Kala ko may chinachat ka. Chinachat ko lang yung taong ano, mahal ako. Yun. Kaso hindi ko siya mahal, charin. Okay. Kaya na naman po tayo. Hindi po akong tutularan. Talaga naman. And kay Jean Hartman, ano? Happy viewing sa'yo. Kuya ano? Jean, si Gina Game Mode. Si, ano yan? Si Kiyuki. Si Kiyuki ng Game Mode. Yeah, every Friday. Ay, mamayang gabi na yun. Mamayang yeah, mamayang gabi po yan, Game Mode. And maglaro tayo kasama si Shin Yuki. Marami tayong magugulunan sa kanyang programa, lalo na sa mga mahilig dyan sa mga games. Mga matatalinong manonood. Yeah, kasama. Para sa mga matatalinong manonood. Pwede ba ako manood nun? Libre? Parang hindi ako involved dun. Kaya pala hindi kita nakikita nag-watch dun sa Game Mode. Kasi nga, hindi parang yung sa mga matatalinong manonood. Grabe. Kaya pangkalahapan naman po siya. Madali. Kaya kung gusto mo masabihang matalino ka, yeah, manood ka na ng game. Manood ka na ng libre. Ayun na, doon yung mapapanood yung mga laro na ano, yung parang bago siya sa yung sa, bago mo siya matutunan, as in bago. Kasi mga, ano yun eh, kumbaga extraordinary game. So yan po nang pop-up sa, ano, game. Okay, tapos sabi ni, ano, Andre Bautista, mag-invest ito sa tao, siguro yung game na gusto ko. Nabasa ayun na, nabasa na. Yun nga yung may tonta, ito pinalawa lang yan yung tonta. Ang tonta po, minsta nga. Ah, tonta ka. Ayun, ko lang nalaman. Sinabihan ako lang sa labas tonta. Lagot oh, sa akin. Ano, akala ko lang tonta, minsta. Oh. Parang akala ko naman siya na spelling. Lagot sa akin yung nasa labas, mama. Ano na, akala ko yung ano niya is, hindi naman tonta, parang tonta. Parang torta lang. Tonta, hindi tonta. So, yun nga, guys. Ito, ito si Andre, daming alam na salita sa buhay ko. Siyempre, ano yan, mga based na, ano yan, based na experience. So, sayang guys, wala tayong ano ngayon eh. Wala tayong color. Hindi tayo magkakaroon ng color niya dahil ako po ang nagtetek, walang ganap na ganun. Ito, tatawagan sana natin eh. May tatawagan sana tayo na which ito. Is, ano. Ito si Andre na to, nung muna na to eh. Nang muna sa mga yung watch niya, top watch niya lang. Kaya mo, pagdadala kita ng isang pirasong sachet. Isang pirasong sachet ng LC Cas Coffee. LC, ano? LC Cas Coffee. LC Cas Coffee. Yan. Para, ano, para kabahan wow! Ka. Konting kaba. Mga hindi kinakabahan dyan, magkape muna. Baka sakali. Natawa si Nanay Francia po. Nanay Francia po, hello. Okay. Hi, Mama. Nanay din pala, nanonood din yata ngayon. Okay. Hindi kasi nagko-comment eh. Nanonood lang. Hindi lang siya nagko-comment pero nanonood siya. Ah, nga pala. Pala name ulit ng mother mo? Den. Okay, Mami Den. See you sa December 8. Sa Sunday po pala. Sa Sunday, pupunta po ako dyan at ako'y makikipesta, makikikain na rin po ng maraming pagkain. Imbis na hindi kami maghahanda. Dahil pupunta din si Shaggy Wow, bodega niya, eh. Alam mo na, no comment. Oh, happy fiesta sa Pandibulacan Immaculate yeah. Conception po. December 8 sa Sunday. So, kita-kits po tayo doon. At dala ng ano ha, papasensya nyo na guys, dala ng panahon na pabago-bago. Ito na naman po, may area na naman ako nag-iupo. Kaya, kung sakali may maaari kayo dyan ng tunog ng baril. Ano yun? Yung malayang lalamunan. Pasintabi na lang, ha? Pagpapasensya nyo na. So guys, sagot tayo sa ating topic na yan. Kasi yan, mahal ko, mahal ako. Or mag-share kayo ng experience niyo kung nangyari na ba to sa inyo. Oo nga, yun. Mag-share na lang sila. Ayun ba guys, ano, DJ Mark and DJ Meg, meron ba kayong may share na something? Yes, ako kung sigurado. Ay, ayan po si DJ Meg. Yes. Yan, meron siyang isi-share at ako din yung pag-share. Ano? Pag-tignan naman natin din yung bakit. Sige. Huwag naman di-distract ako. Anong pwede mo? Ano sino minibig? Hindi, yung una, first time, lately, kasi boyfriend ko, ganon. Ano to, current to, current? Kasalukuyang boyfriend mo. Oh, yung boyfriend ko ngayon, gusto ko siya talaga, as in, parang ano, parang, hindi ko sinabi sa kanya na gusto ko siya. Parang, kumbaga, nag-umpisa kami friend-friend lang muna. Gusto namin, kilalanin yung isa't isa. So baga sa tinatagal-tagal namin mga ilang araw yung pag-uusap namin, parang na-feel ko na talagang hindi friend yung feelings ko sa kanya. Tapos siya din naman, parang oh, no. Sa dulo, ina-explain na niya na ganito, ganyan, parang importante ako sa buhay niya. Oh. So ayun,
mas nakaka-relate ba nakarelate kayo sa senior? Kung nakarelate kayo, kamukha-kamukha nung story niya. Mapapakanta din kayo ng magkakailan man. Eh, erin na po yan, ha? Abangan po natin ang istorya na buhay ni DJ Meg. Pwede nating ano, maging istorya na sa BJ8 Radio Drama. Yun. Ang alamang ni Mega Soup. So, magkakaroon tayo ng radio drama. Baka pala guys, ano ba? Should I need to announce that? Ay, baka wala pa yun. Pagalitan tayo. Oo nga, bugbugin tayo. wala po kayo narinig. Wala po kayo narinig, ah. Okay. Oo, wala po kayo. Pero, basta abangan nyo po, marami pong mga paparating at mga bagong mangyayari sa gabi na. Sabi ko eh, no? Ay, masaya na kayo na ganyan. Naglililikot yung mga kamay ko kung ano-ano na pipindot ko rito eh, no? Sa darating pang mga panahon, ang BJ8 Radio ay magkakaroon ng marami mga sorpresa para totoo sa inyo. Totoo. Saka na-excite ako sa mga bagong mga paparating na DJ. Bagong paparating na mga DJ at mga bagong paparating na show. Nakakabangan yun. Ano, no? Parang gusto ko na lumipat doon eh. Lumipat? Para-parama sa inyo, no? Ano ba, dito pa doon? Biglang nawala yung heart center. Kanya-kanya ba? Ano, wala ang heart center. Ano, nabiak na. The broken center. Wala lang tao. Oh, wala lang nangyari. Hindi naman. So ako na lang mag-isa dito. Hindi naman. Sige, nawin na kayo. Bias. Oh, no! Okay, ito, so... Si Mario, ito, nagsabi. Pinaliwanag na naman. Pinaliwanag niya. Hindi siguro siya nakakain. Gusto niyang mapaliwanag sa akin. DJ Mark, ang ibig ko sabihin sa don't look for the right one, be the right one, ay huwag mong hanapin ang karapat-dapat para sa iyo. Mag-cus, maging karapat-dapat ka muna. Oh. Oo nga. Paliwanag sa barangay. Ay, tama nga naman yun. You need it, pare. Diba? Don't look for the right one, be the right one. Totoo yun. Kasi kadalasan, alam mo yung ako ah, na natin. De, sa akin ako, bilang ako, kasi meron akong, ako yung klase ng tao na meron akong hinahanap. Which is, ewan ko kung ganun din kayo ah. Pag ako meron akong hinahanap sa isang tao, kunyari, si Teacher Mark, friend ko siya, si DJ Meg, close tayo, di ba? Yung mga bagay na gusto kong gawin niya sa akin, tapos hindi yung ginagawa, ako na yung nagpapakita. Kunyari, napaka hindi mo gentleman. Kunyari ah, kunyari lang naman to. Hindi naman, siguro hindi naman ito mangyayari kasi hindi ko pa na-experience sa DJ Mark. Si DJ Mark ay hindi siya gentleman. So, ako na magpapaka-gentleman. Diba? Kasi ayaw niyang gawin yun eh. So, ipapakita ko sa kanya yung mga bagay na mga dapat niyang gawin. Wow! So, ako na ang nag-ano nun. At bakit, ba't ganun? Huwag mo akong ilawan. Siya ba kong pupogi dyan? Chani? Parang ang putla mo. Hindi! Okay lang yan. Yahoo! Okay, ako po ang light, bukod sa DJ Lighting. Light Man. Ginawa Light Man. So, yun nga, diba? Tama, may punto naman yung sinabi nila. Yeah, Mario. Halika nga dito, Mario. Pumunta ka nga dito. Halika dito, na ma-explain mo yung iyong, ano, sa loob. Na para may sabi, ano mo rin sa ala. Meron ganyan ang sinabi ko sa inyo. Kasi sabi niya na, don't look for the right one, be the right one. Is katulad ng sinasabi ko. Yung bagay na hindi ko makita sa'yo, sa akin ah, ito sa akin, yung bagay na hindi ko makita sa'yo, e pamumukha ko sa'yo. Eto dapat, pero hindi ko siya direct na sasabihin sa'yo, naging ganito ka. E paparamdam ko sa'yo, mahiya ka naman. Yung parang ganon, di ba? Ano yung parang ano? Ako naman gentleman, hindi ka gentleman eh. Oo. Pero yung quality, ganon. Yeah, ganon yun. Ito din, no? Nag-chat sa akin. Si Rachel Kaman, sila Yum Yum and Prince, hello. Shoutout daw kay Ma'am Devilin Trinidad. Nanonood siya ngayon. Hello po, Ma'am Devilin. Okay, anong school po kayo si Ma'am Devilin? Hello, comment po kayo. Oo, ma'am. Kung ano man po kayong eskwela, kamusta po ako sa buong school? Pwede niyo po kami i-invite sa school niyo. Yeah, pwede po. Pwede po yan. Mag 2020 na, wag martir. Diyos mio, hindi tayo pabata. Yun nga, lagi sinasabi, hindi tayo pabata at kahit ano gawin mo pagkakamartir-martir sa sarili mo, hindi malalagay ang pangalan mo sa pangalan ng lupusa. Hindi ako makikredit doon kahit anong gawin mo, ate, kuya, okay? And si Jaira Constantino, hi, DJ Shaggy, wow, Paul and Megan, nabibin ako sa kwento ni DJ Megan. Ay, sa susunod na kwento na lang yun. Sa nabitin, so bigyan natin ng time si DJ Meg para ikwento pa ang natitira. So, ayan.
nagkukwento yung mga intimate, hindi na dito. Ay, wala ko nun. Yung mga ko, wala ganon. Baka mamay, diretso nga yung buong kwento. Pipigilin, kakat natin yun. Sige, ano, ikwento mo na. Nabitin daw kasi si Chyra. Ay, nabitin ka ba? For sure na ba, nabitin ka yung iba dyan. Ay, hindi yung kapumulutan ng aral ng story ni DJ. So, DJ Meg, pasok! Ayan, sa susunod yan, abangan nyo. Ayun, sa susunod pa lang. Ano, pabitin, te? Oh, pabitin. Kasi, ano to, kada airing natin, may episode, ang talambuhay ni Meg. Talamak na. Ibig sabihin, lalabas sa kanya pag puro kwento sa bawat linggo, marami siyang lalaki. Sa parang emote. Ah, diba? Ang iba-iba. Ang iba-ibang pag-ibig. Sa club nun, ah. Bubuo tayo ng libro. Ano? Libro ni Meg. Yung libro ko. Libro ni Meg, ang alamat ni Meg. Ang alamat ni Meg. Pasensya na sa mga yung mga matutulog, ah. Pasensya na matutulog ngayon. Pasensya na rin dito sa mga may matutulog sa pinipilid po natin. Natutulog na tumutulo yung laway. Ayun. Yun lang. Oh, no! Meron naman po tayong basaahan dyan kamulas ng laway. Yun lang. So, si ano, mamaya, kumakain ng sabaw yun eh. Makapag-ano kayo ng laway. Hindi ko ulitin yung laway. Ano po yan? Rated SPG. SPG. Nice one, Mario. Miss mo, haha, sabi ni Shirley. Ay, baka mukhang batch 1 nga si Shirley, no? Kinala yeah, si Mario. So, ay, batch 1, batch 5. Boy, sa akin. Parang batch 5 yata. Ano yun na yung maganda? Sabi nga, PJ, love each other. So, yun guys. Kung kayo meron pa gusto ihabol sa ating topic, mahal ko o mahal ako? Parang gusto mo na ituloy. Parang ano ba gusto mo kumanta talaga? Parang gusto mo na ituloy. Kasi hindi ako na PAR. Yan. Okay lang yun. Sa Sunday, gusto mo. Oh, no! Magkakakanta tayo doon. Sa labas ng bahay, walang video. Kakantay na rin po natin ang team na Heart Center 101. Ay, meron team yan, sa Heart Center. Abangan niyo po yan. Magkano binaya din si Raisa? Sumunod. Libre lang yun. Ay, hindi lang. Siyempre po, napakagaling po ng ating composer, song, no? Songwriter, composer niya. Ipa-flash so, na lang natin yung composer yeah. Para... Ipa-flash natin sa gilid, no? Parang katulad niyan, yung nangyayon. Yung nandiyan sa taas, ayun, yung may gumaganon, yung gumaganon yan. Yung para mapin. Magaganonin din natin siya kung tumutugtog yan, no? Heart Center 101. So, mas maganda na, ano, eh. I-re-record pa po namin siya. So, abangan niyo po ang aming sobrang habang kanta. Sobrang haba. Halos, ano, wala nang katapos na yan. Parang napakinggan ko, naiyak ako, eh. Parang yung nahapyawan ko yung theme song natin. Bakit? Himas-masan. Sana LSS ka. Parang gusto kong gumanon. Tan. Ah, parang ginawang ano yung... Hindi nakakayak pala. Ano, masaya pala. Ayan. So, ayan na guys. Ano. Meron po ba kayong nais ihabol bago man lang tayo dumako sa ating susunod na pag-uusapan? Talaga ba? Misik ako nga. No, may second topic tayo ngayon. Ay, kasi sa ibabaw. Nakaka-learn kayo kasi pag isa lang yung topic natin eh, which is nasanay na amad lang human beings. Na makaimani yung topic natin. Bakit kulang ng isa? Sabi ni ano, iba rin si DJ Meg, sige, willing to wait po. Yun. So, parang ay, sa ganun. Restaurant ka ngayon na willing to wait. Willing to wait po, kahit forever, willing to wait. Ayan na, merong ano, merong masugid na tagapagsumaybay ng ang istorya. Ay, talaga naman, maraming salamat. Wow! Ayan po, guys. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga sa ating naka-tune in na 70 viewers. So, medyo rare na nagaganap ito sa atin. Medyo shanty sila. Pero alam niyo naman din siguro dahil ang ating time slot ay alas 12. Hindi alam mo kung bakit. Mamaya mapapanood na nila yon dahil magre-replay naman sila. Yeah, meron saka kasalukuyang kumakain lahat ng tao. Walang hawak ng mga cellphone niya mga yan. Ganito alas 12. Kaya mo, ipapatibi na natin to para para nga ba kumakain sila nasa screen na nila. So, bagay tayo lang yata gumagawa nung ano, kung kumakain, nakaharap sa cellphone natin. Ayan, batiin natin si Sir Pucholo de Leon Gonzalez. Hello po! Okay. Sir Choi, hello po sa inyo. Yes, Mr. Pucholo de Leon, the voice master Gonzalez. Happy new week po and maraming salamat po sa lahat. Sa opportunity at kung bakit narito ngayon ang BGA kung bakit buo po ang Heart Center 101 kung bakit narito ang Heart Center 101 maraming salamat po. And excited na tayo.
Christmas party yes. gaganapin, no? Excited. Ano po, Sir Choi? Christmas party po. Nag-request na agad dito. And kay Jed Jael, happy Ayan, morning hello, sa'yo. Sir. Good afternoon. Si Jed Jael, opo. Hello yeah. po. Jed Jael, I'm so sorry. I don't know how to read you, ano. Properly. Jed na hello. Gusto ko po na i-drawing niyo po ang mukha ni Mix. Hindi, mukha ko po. Mukha ko po pala. Ano, gagawin mo ano si Mix karikatura? Ay, ganun. Hindi, yung ano talaga, yung buo talaga. Para ang sarap gawin yung mukha namin na gawin karikatura, no? Gusto ko yung ano, isang katawan, tatlo yung ulo. Ano si Mix? Jed dahil request po namin. Napakagaling na magbubuhit. Yeah. Nag-credit na ano po ang inyong talent here. So, huwag po kayo mahiya. Kung meron kayo mga talent-talent dito, punta kayo. Ni-invite ko kayo dito sa Heart Center 101 na magkaroon kayo ito ng segment na pakita mo talent mo, no? Oo, pwede. Kung habang nagsasalita na yung sumasayaw ko sa akin. Kita sa screen. Dito sa likod natin, habang nagsasalita tayo, pumunta sila dito sa Heart Center, no? Gusto po namin mag-aaral din sa ano yun, ha? Ipakita, ipakita yung talent, no? Baba, sa likod na, masasatabi, kumakas. Parang napanood mo doon sa ano, yung kahapon yung Netflix. May sumasayaw na baka. Grabe, may sumasayaw, tapos may tatumbling-tumbling. Tayo naman, live na live po yung mapanood. Oh, live niyo po kayo mapanood. Dito na nasa likod. Yung... Magkakaroon tayo ng baka. Tama-tama, may spacing na sa likod. Nilaan pala yan para sa kanila. Ang mahirap nun, yung nagpapayo ka ng malalim na hugot sa puso. Nagmo-modern dance sa likod. Tapos may sumasayaw sa'yo. May nagmamodern, pinapayuhan mo ng mano. Umi-impact. Aha. Eto nga kay MP Salditos. Hello po sa mga nagtatangalian ng tawa at saya dahil sa Heart Center 101. Yes, and share the stream from the BGA Radio. Sa mga nalalakalian po dyan ng tawa at saya, piling ko. Tumalsik pa. Tumalsik pa daw yung mga kao. Relax si DJ Meg, ha? Para sa mga ganun na nangyayari ni Jay Mex, ito yung nalalakalian sa saka, lahat naman ng Ray-Ray, ito mo, siya ngayon, nasa, nangirin na natin yung boses niya. Yeah. Tapos kumunting yung human day, no joke. Ay, taray naman. Ano yun? Nakalian. Nakalian kasi. Nakalian kasi. Magre-replay, magre-replay tayo. Nakapagkaraparan nila sa replay, nagsalita na, para po siyang si ano talaga, si Yaya Dao. Alam niyo, sinusurpresa ko kayo. Tapos meron tayong kasama dito, di nakikita, nakamukha ni Yaya Dao. Wow. Si Meng, guy. Parang ano lang. Si Meng, nagtatago sa screen. Ang kamag-anak ni Yaya Dao. Oo, talaga. Sana makita natin siya sa isang show, no? Oo nga, bakit kaya? Isang show? Dapat mag-guest yan, eh, no? Tonight with Meng, guy. Tonight with Meng, guy. Pwede. Doon title nito ni DJ Martin, no? Kung ano-ano. Shout out po sa Ramier TV. Subscribe, guys. Please subscribe po the Ramier TV, eh. Mga... Busy ako, nakayuko ako, nagsishare ako, nagsishare with you. Yeah. Share din kayo. So, subscribe nyo po yan. Yan po ang aming guwapo at napakabait na station manager, si Ray Martin. Ramier TV. So, please subscribe po, guys. Pa-shoutout na nun po. Kaka-tune in lang from Melanie Rio. Rio Malos. Ayan. Melanie Rio Malos. Hi, Franny! Hello, Mars! Melanie. Where are you? Nasa ka man? Magbayad ka doon ng utang. May ganon. Hindi, wala bang utang? Kala kami utang. Utangan ko pa lang yan. Kung narinig at siya pang mas mapera. Melanie, magpapakabait ako. Diba din, na-trip. Utangan mo ba? So, ganun talaga, no? Alam mo yung mentality ng Pilipino kapag yung Franny mo or yung kamag-anak mo nasa ibang bansa, naku, Diyos ka, tingin si Sokdulan ka na ng yaman. Okay. Yeah. Okay, ano perfect. May pasombrero siya, no? Ayan, meron na. Trimpan na talaga. Cowboy. So, may pasombrero. Sa inyo galing to? Ah, galing. Wow. Voice master, may pasalubo pa may sombrero. Ano naman si Sir Joy sa labas? Hirap lang yan, ha? Hirap lang. Kasi free, eh. Siyempre, pasalubong na rin to. Doble. Doble. Teka lang. Kaya pala ang bigat. Kaya yung bigat. So, yan. Okay na to. Guys. Pasensya na guys, misingit yung ano kami. Halika na, magsasalakot tayo, talit magtanim ay bibiro. Tama ba yun? Pang tatanim ba to? Di mo pagkabayo to? Pagkabayo. Bagay na bagay. Di ba? Pagkabayo? Di ba? Iba din ang trip sa... Kaya pala ang bigat ng sombrero ko kanina. Kasi doble yun. So yun po, ito na pong gagawin.
gagawin natin, magsusukat na lang po tayo ng sombrero. Hindi, kung sabi ni Sir Raymar, is, ano na, pahiram. Mm-mm. Sir Choi, salamat. Maraming salamat po, Sir Choi. Pahiram niyo sa amin, mamaya po yung uwi na rin muna. Without your permission. Sorry. MK Salditos, hi SM, shoemaker, este station manager. Aha, ang daming bansag na ating station. Station manager, SM shoemaker. Di ba? And Melanie Rio Malos, sumagot si Mars. Ikaw ang may utang sa anak ko. Kinakabahan mo. Mars, ikaw may utang sa anak ko. Haha, malapit na mag-go, DJ Jeggy. Oh my God! Oy, hello, Sir Danis. Sir Danis, no? Hello. Sir Danis naman. Hello, Sir Danis. Pahiram daw, pahiram. Pahiram daw ng hat. Okay, Sir Danis, pwede niyo pong hiramin yung kay Paul. Kasi itong pong sa amin, uuwi ko na. Uuwi ko na to later. Okay, meron na pong naninigyan. Nakakasingin na po tayo ng mga alasalin na. Sorry. Alam ko ba yun, gumagala yung puting band. Ay, gumagala yung ano, gumagala. Ay, nga pala, ano, Mars. May gumagala puting band. So, yung anak wala mo nang palabasin sa pagkakas. Kasi ano eh, delikado ang puting ban. Next year na lang. Wala na siguro puting ban. Ate Lizelle from Canada yata. Hello from Canada, Ate Lizelle. Hello, happy watching. Hi, Mark Lizelle here? Yes, boss. Yung kay Ding. Ding. Kami yata yung sa husband. Okay po. And kayo ni Smiley and Tati. Hi po, Ate MK. Ganda niyo po. Ate Lizelle, hintayin na lang po namin ni Tita ni Den yung chocolate joke. Yung chocolate? Joke lang. Namakontrato na to. Namakontrato na. Kasi sa mga kaibigan ko dyan na nakatune in na nasa ibang bansa, namakontrato na rin po ako. Nanay Den ko yun, Tita ni Den kasi tawag niya. Baka sabihin na rin ko mag-uwi. Ano Tita ni Den? Sabi na pahiram ng hat si Den. Ay nga po si, ano, si Sir Danis. Sir Danis, ay kunin niyo po yung kay ano. Hindi kasi nalarkey ako na naninibago talaga ako sa mga pagbabasa ko ng comment dahil nasa monitor. Malay mo, nagko-comment sila pero pag nabasa atin ng boot, nandiyan pala sila lahat. Tapos, congrats sa inyo! Ito ang mga, di ba, gaganon? Yung biglang maasa pala. Sabi niyo ni Smang Nirit Hantik. Hi po, Ate MK. Ganda niyo po. Yun! Si Ate MK, napakaganda po. Kung naririnig mo po to, Ate MK, meron ka rito credentials. Dave, paano kumasahin itong apelido niya? Rock? Dave Rock? Or Rogue? Yun din, Dave Rock siguro. Dave Rock. Para kasi nalilis. Pero at, si Ate din silang nag-chat-chat sa atin. Pinsan ko. So, pinsan siya. So, hi, happy watching po, Dave. Hindi ko pa pangitin yung apelido. Yun yung Dave yung husband niya. So, guys, eto nga po ang... Dave husband. Yun po ang ating first topic. Ang ating first topic is yung mahal ko o mahal ako. So, sa mga naka-join po sa ating first topic, maraming salamat po. At tayo po'y magkakaroon ng kaukaunting break para po may paganda ang ating susunod na topic. And panikita niyo po sa ating sinin ang ating topic number 2. Oo, mag-isip na sila kasi para mamaya pasahin na natin isa-isa yung... Tingnan niyo naman yung topic number 2. Bakit mas pinapagura ng bunso kaysa sa panganay? Totoo ba yan? Naniniwala ba kayo dyan? Pinapaguran ang... Naniniwala ba kayo dyan? Or depende. So guys, mamaya pag-uusapan natin yung malalaman nyo na rin kung pangilan tayo. No? Yeah. Malalaman nyo rin pagbabalik. Malalaman nyo po lahat yan sa pagbabalik ng Heart Center 101. Let those pain go away. Like, rain go away! Babush! Bababay akin. Voices of Greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness. VG8 Radio, the voices of greatness.
Voices of Greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. VG8 Radio. The voices of greatness. Guguluhan dito, bulso pa kanay. Light na po yung topic natin. So, itong, naninibago ako dito sa suot ko. Hindi na sa headset, so parang, matitililing naman ngayon. Parang iniisip ko nga, parang nakasakay tayo sa, ano, parang may nakasakay tayo sa kabayo. Wala na po dito, kabayo. Cowboy. Ano tayo mga mini version ni Kuya Kim? So, ayan. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Patanglaw eh. Yan. So, dito na tayo sa topic number 2, guys. Bakit mas pinapaboran ng bulso kaysa sa panganay? Yan ang topic natin, nakaloka. Totoo. Bakit ba? Ito muna, bago tumunta nga muna, baka kasi magtapoy mali sa audio, sa watch natin eh. Watch. Si Dave, at yung insang ko po, Ate Lizette, batiin ko daw yung asawa niya, David Ross. Ross. Tama ba pagkabanggit ko? Rocks? David Ross? Parang si Margo. Oo, sa Canada sila ngayon, nag-stay. Baka po yan ang oh, ito ah, magpalakas ka kay nanay. Then po, hello, nag-watch siya ngayon. Sabihin mo na. Hi, Mama Den! Nanonood ka ngayon. Maraming salamat sa panonood at sa patuloy na pagsuporta sa VG8 Radio. Ako po yung nagiging mabuti sa inyo ngayong araw na to at sa pang-araw-araw. Bakit nga ba, mabail ka? Nagpipiesta na po sa inyo. Kaya pala. Nagpipiesta na po sa inyo. Biglang bumait. Ko po ang muling mabuti. Yun lang.
Nay, maghahanda ka tuloy. Oo. Antayin ko po yung mga leksyon at ang mga papu. Yahoo! Yeah, diba? Common friends from Oman. Oman na tanda. Hello. Okay, guys. So, ito na po. Proceed na po tayo sa ating next topic. Bakit mas pinapaboran ng bunso kaysa sa panganay? Kaya guys, sa tingin niyo, bakit ba nangyayari yung ganun? Meron ba talagang pinapaboran o talagang ano lang siya? Nakasanayan. Parang feeling lang. Feeling. Ganun. Ito, may nag-comment ah. Si Anito. Pabasa na lang ang DJ Mech. Kay Ani Jean Di Latina, iyakin kasi mga bunso, lagi nang nagpaawa. Mga iyakin, akala mo, inaapi, dinas, di, ayun, diyan, ano? Danas. Danas ko yan, bunso kasi, ako, bunso kasi ako. Yung mukha, galit-galit siya sa bunso, siya pala yun. So, galit-galit siya sa pagiging bunso. Ano kasi yan, eto, ang pag-amin sa gawa. Ba't gano'n? Ang sinabi niya na parang ang isa-isa sa bunso, yung pala siya bunso. Bebe. Ano kasi siya? So, ano kasi ganun ba yun? Tatar pa lang. Mas pinapaboran ang bunso dahil ginagamit nila ang kanilang power to manipulate their parents. Diba? Tama ako, sabihin ng kanila ko. Totoo. Saka parang papansin, ano? Okay. Alam mo kung agad ba't August na agad? Panganay ako eh. Okay, panganay din ako. Ano, kaya maglalaban tayo ngayon. Ikaw bunso ka ba? Nakakainis kayo. Ano ka ba? Bunso ka? Bunso ka? Hindi. Uwe! Alis ka rin ito. Wow! Ano ka, pakinan ka? Panganay ako. Yun. Okay, so liga po ng mga panganay ito. Nagpapalag na mga bunso. Oo, pag nag-comment kayo, hindi namin babasahin. Pag nag-comment kayo. Lettering lang. Lettering. So ano lang namin, hanggang dito plano namin sa amin, paiyakin ang mga ano, bunso. Okay. Ayan. So, bakit mas pinapaboran ng bunso kaysa sa panganay ito sa akin on my side? Bakit? Siyempre, ang bunso, ay na yung huling anak. Kumbaga sa ano eh, labang. Siyempre! Nagulat ako na lang! Siyempre! Oh, shit! Ang ganda na pagkakaminig mo sa bunso, no? Ang bunso, yan kasi yung huling anak. Oo, totoo. Tama. Bago po trigger natin, ako po si Kuya Kim. Ang bunso ay huling anak. Bullshit ka! Sige na, ano? Sa bunso, kapag ka bunso ka, di ba? Pag... Ang ginagawa ng bunso, dahil nga sila ang huling anak. Ulitin po natin. Ah, sige. Halika. Minamanipulate nila ang parents nila gamit ng pag-iyak. Okay. Diba? Dahil ito ang mga parents, sabi nila na, napaka-ingay ng kapatid mo, ibigay mo nga yung gusto ay ganyan. Eh parang, usually ito yung nangyayari. Para lang mapatahan yung bunso, nagpo-provide na si panganay. Which is galit po ang panganay. Alam mo, tama-tama ko yan. Na yung bunso namin, gusto ko na, kaso wala kang mag-iwain. Okay. Kasi ikaw ang magpapabayan dahil... Ano ba ito? Parang pinapaboran ng bunso ni, no ba? Magulang na. Ang magulang? Alam ko, ng mga tito. Lahat na, no? Tito, lola. Mas pinapa... Lalo na kung ikaw talaga yung pinakabunso. Lalo kung lola, no? Oo, ako sa lola. Pero alam mo kasi, ako sa akin, ang point of view ko dyan, kailangan na silang paboran kasi sila na lang yung lapak. Sorry. Hindi, joke lang. Kasi, huwag naman na tayo magano mga panganay. Nasa atin na ang lahat ng biyaya. Sa mukha. Talaga pabor na. Sa mukha. Sa ang talino mo. Talino. Kasi tayo yung unang minahal. Matuto na tayo magpabayad sa mga sakakabata. Hindi kaya parang binigay na. Hindi kaya parang sinabi yung sawa na kami sa'yo. Baka ganun yung baka hindi lang masayo ng magulang. Sawa kami sa'yo. Nag-ano kasi diba? Sa mga bata kasi ganito. Parang nag-ano na sila. Napagbigyan nyo na kasi kayong unang anak. Naranasan nyo na yung mga ganito. Naranasan nyo na pabilihan bagong gamit. Ay, ang mga bunso, oo, pinapaboran namin yan, pero wag ka, palusot lang namin para di na namin sila bilan ng bagong gamit. Yung pinagliitan mo, ate ka, kuya ka, di ba? Bunso, yung bunso is, ano, babae. Minsan nga, kahit pinagliitan na ng kuya niya, susuot pa rin niya. Yun naman ang bunso. Lahat ng tira ni ate kay bunso. Pag ate ang panganay ko, pinagliitan ng ate ka. Malaman nakabiskida siya. Magagalit ako sa nanay ko noon. Hindi mo na ako pinapaboran nito. Bakit suot ko pa rin yun sa ate ko? Pinagliitan eh. Kasi nga wala daw pambil. Yung pala wala lang talaga pambil. Grabe. Tapos yung ano na yun. Ito naman sa isa, point ng panganay, diba? Yung panganay laging maktol ng maktol. Bakit lagi na lang siya? Ako lagi naghuhugas ng plato, ako naglilinis, ako naglalaba. Siyempre, ikaw yung mas matanda, diba? Alam mo na yan. Pero pag yan tumanda, nabawi ka, ikaw humayahay rin. Ikaw humayahay sa bahay. Pag malaki, kaya na maglaba, magluto, maglilinis yan. Sige, utusan mo. Kasi,
Ngayon, maliit pa siya. Ganyan mo ako ngayon. Pag pumupunta ako sa bahay, mga kapatid ko, ako na inaasikaso. Kasi nung bata sila, sila inaasikaso ko. Ngayon, sila nang mag-aasikaso sa akin. Napakaya nyo na yan. Diba? So, ikaw naman, DJ Mark, ganun ma-share my experience yung bilang panganan. Panganan, hindi naman kasi kami totally parang bunsong-bunsong tingin. Siya kasi magkalapit yung age namin, dalawa. Palaga 1 year na ka. Ah, so dalawa na kayo? Kaya ang... Hindi kayo 30. Ang experience ko, hindi na pabor eh. Lagi kami nag-aaway. Bata kami pagpareho lang kasi. So, pareho kami lalaki? Pareho kami lalaki. Utusan kami. Para sabay na kami kasi pareho kasi edad lang. Buti na lang pala, hindi naging babae yan. Oo, kunti. Baka ano yan. Baka naging shomboy na yan. Tuturuan mo ng kanan at pag nabibisay ka na. Kala ko. Ay, hindi. Kaya-kaya afford ni mama yan na bilhan kayo ng ano. Damit. Kasi magkaiba naman kayo ng gender tsaka dadala mo lang kayo, no? Talagang ano ka, no? Inaangat mo si nanay din. Oo, syempre magpupiesta na eh. Happy piesta. Nagbibinatapa lang po si DJ Mark kaya magpasaysay. Nabiloka ka na. Ang totoo niya. Talagang habol mo lang talaga yung kakain kayo. Oo, syempre. Alam mo na. Alam mo, nabiyat ako. Parang mabilis. Ang asalap lumayo, no? Parang mabilis mong lumikod. Para sinu-zoom in, zoom out ka lang dyan. Para sinu-zoom in, zoom out. Lumiit, lumaki. Ano po, mag-comment lang iba, gusto namin basahin. Tsaka na marami dito. Ayan, si Kaman Peace, Qatar daw po pala. Sorry, kasabi ko Oman. Si Kevin pala yan, si Kevin kapatid niya. Nagkakaroon na po tayo ng ano, ayan. Okay. Si Andre Bautista, ang sabi niya, to be honest, sarap ko niya tan minsan ng mga bunso. Ayan. Oh, oo. So, grabe pinag- naman tayo dun sa sarap ko niya tan ng mga bunso. Oh, paliwanag mo sa amin, Andre, bakit mo sarap konyata ng bunso? Ano ba ginagawa ng bunso? Bakit mo kukonyata? Paki-explain. Paki-explain daw. Paki-explain sa amin. Bigay ng kapanginikan. Oo, totoo. Comment-comment kayo, ha? Napapanis po ang lawat. Ayan, ito. Common friends. Ito, si Common Prince, si Bal. Paano ba, si Yaubal, Yaubal, paano ba maging bunso ang panganay pero alam ko, ang the best, mga nasa gitna. Mukhang yeah. Gitna tong si Bal na to. Mukhang si Yaubal nasa gitna. Ayan ang tinatawag na ang comment, ano yan, tawag dito. Magko-comment ka depende sa disposition. Pero karamihan nito, ha, huwag magagalit si Bal. Kasi minsan, yung daw nasa gitna minsan, hindi parang napapansin. Oo. Pero yun ang mas nagtatagumpay sa buhay. Pero alam mo ba? Feeling ko, ha, kasi nga, minsan hindi na nagiging sa... independent eh. Oo. Tsaka, so, parang kapanood ng K-drama yun. Minsan yung nasa gitna, alam mo, yun din yung nagiging black sheep. Minsan yan ang breadwinner. Yun ako, yun. Alam mo, pag panganay, ano yan eh, ang panganay minsan, maagang nawawala sa pamilya yan. Siyempre, nauna na. Lahat susubukan niya. Nauna, nagtrabaho, tapos nagkaroon ng career, nawala na sa bahay, nag-usawa. Diba? So, mga panganay, huwag kayo masyadong malungkot. Dahil, pinagbibigyan si Bunso. Patating na araw si Bunso din naman lahat ang mag-handle kapag may asawa na kayo. Sino naiwan? Diba? Kaya gano'n din yung ano. So, ano kasi yun eh, hindi natin napapansin sa lahat ng aspeto, fair naman po talaga ang buhay. Hindi mo lang siya napapansin dahil akala mo po ikaw yung panganay, ano, ikaw na yung ape, ikaw na yung laging nagbibigay. Pero hindi po yan gano'n. Sa paglipas po ng araw, ikaw na yung unang makaluwag kasi ikaw yung unang nahirapan. Nahirapan talaga. Sacrifice mo as ano, the elders. Diba? So, sino ba si Anis, sarap daw ko niya tanin sa bunso? Si Kamay Prince, sigurado nga ko ano to. Gitna. Shout out nyo naman kung ilan to sena kayo. Kami kasi lima kami magkakapatid. And kayo naman kumanta na magpakailan man dyan, please. Music. Tapos away ka mo. Magkakapatid, and ako yung panganay. Pero hindi ako pa ano dito, sa bakat mas pinapabura ng bunso kasi sa panganay. Sa amin kasi sa family namin, actually, hindi pinapabura ng bunso kasi ayaw nila lumaki ang ulo at naging suwain. Pag pinapabura mo kasi yung bunso or kung may pinapabura ka sa pamilya, nagkakaroon mo sila ano dun eh, yung favoritism. Which is, hindi maganda. Dapat naging fair. At saka hindi na kailangan ng papaburan pa. Kung alam mo yung obligasyon mo bilang panganay, hindi mo na kailangan pamaramdaman sa sarili mo na, ay, pinapaburan si Bunso.
dapat automatic na mararamdaman mo na kailangan mo nang maging matagbigay kasi hindi ko yung ate or ikaw yung kuya. Diba? Mga nakababata, mga bunso, manon tayo sumunod sa panganay kasi pag payday niya, lako, bibigyan niya kayo pera niya. Pag hindi kayo sumunod, wala kayong pera. Diba? May bonus. Kaya dapat ano, naging masunod tayo, may pera man o wala. Diba? Kaya, yun po, yun ang may papaya. May comment pa ba dyan? Ayan, merong comment pa rin si Andre Bautista. Ano comment yan? Mortal inimiko yung bunso namin, ako po. Lahat na lang nakautos sa nanay ko, ultimo iinom na lang ng tubig, hindi pa kayang kumuha. Gusto nanay ko pa mag-aabot. Ako tong puro sermon, pangaral tapos. Masama pa ako sa nanay ko, sabihin inaaway ko pa, hahaha. Shout out po sa nanay ko dyan sa nanapong na botas. Matindi po ang ano, matindi hinanakit po si Andre. Matindi hinanakit. Pero siya, ano? Hindi niya alam na ang kapatid niya ay 1-year-old. Oh my God. Kaya tihingi talaga sa nanay ng tubig. Sobra naman yun, no? Hindi, joke lang. Baka ano to? Sobra naman yung ganun kanap na nakumuha ng tubig. Unless na lang ko niya, disabled yan. Ay, oo. Ay, ako, nako. Kumuha ka ng tubig doon. May paka, di ba? Binigyan ka ng kamay at binigyan ka ng paa. Papagalitan mo talaga. Kasi okay. Hindi pa siya nakaabot ng bathroom. Huwag lang kukusinti yung nanay, no? Ay, pinapakita mo yung puso natin. Ay, pagkakinusinti naman po ng magulang, mali naman po. Magkaroon po tayo na ano, para po sa mga magulang tsaka at hindi. Upuo tayo na ngayon ng asosasyon. Yeah. Asosasyon po ng mga sangkananayan, sangkatatayan. Meron tayo dito Parenting 101. Parenting 101, yung mga nagtuturo ng Parenting 101 ay hindi pa pere. Diba? Kakalito ng group, tapos si Atkin. Para po sa mga parents dyan, makinig po kayo sa inyo, Parenting Guru. Sorry. Parenting Guru, na wala pang anak. Huwag po tayong magkaroon ng, ano, huwag po natin iparamdam sa ating mga anak ang pagkakaroon ng favorite isip. Kasi po, mamumuo sa isipan ng ating mga anak yung salitang unfair. Na, alam mo yun, na kung hindi po nagibunso, hindi natin ibabase ang pagtrato natin sa mga anak sa disposisyon nila sa buhay. Kung panganay, kailangan ba ang panganay lagi magugas ng plato, maglaba, maglinis, kailangan ba ganun? So, ang panganay pala, ibig sabihin katulong. Hindi po ganun ah. Ang bunso, ibig sabihin ng hari, ang amo, ng bahay. Hindi po ganun. Magkaroon po tayo bilang mga parents, bigyan po natin sila ng kanya-kanyang obligasyon sa bahay, sa tahanan, para wala pong lamangan. Para hindi po sila magkaroon ng sakitan ng damdamin, dahil baka mamaya, mga magulang, hindi nyo alam, umalis kayo ng bahay, na sobrang galit nito ni ate kay bunso, binugbog ang kanyang kapatid. Hindi nangyayari yan. Finish na. Hindi nangyayari yan. Pero hindi naman talaga totaling ano. May nangyayaring ganun. Pinagsasapak parang sinapak lang dahil sa sobrang galit, di ba? Magkaroon po tayo na ano, pantay na pagtingin sa ating mga anak dahil ano pa man po, anak po natin sila. Unless naman po na pinangpon yung pinulot niya. Kahit nga minsan pinulot natin sa daan eh. Napulot talaga yun. No? Kahit nga minsan na ano, na hindi natin ano, hindi mo talaga blood related yung bata. Nalaman pa rin siya yung ano, mahalay mo ng bata. May sumahan din. Ganun po yan. Ah, so, yun po, Parenting 101. Isa na po akong ganap na magulang. Aharinaw akong maging magulang na hindi magulang. Did you say you are a psychologist? Yeah. Ano po ako eh, ang dami kong pangarap eh, no, regards sa pagiging magulang. Kaso eh, hindi ako maging magulang. Hindi nangyari. Hindi ko alam kung paano magiging magulang. Nagiging ano ka lang, magulang. Hindi na ako magiging gulang. Oo, oh, nang gugulang. Gugulang na lang ako. So, wag po tayong gano'n. Masama rin po nang gugulang ng kapwa. Pag ikaw ginulangan, ewan ko lang sa'yo. Sabi ni, ano, may isang umiyak. pag alam nilang may kakampi sila na ako lalo na malaki ang ulo, hindi naman ako, na ako nakikipagkumpetensya sa mga material na bagay. Yung pagiging responsable lang at yung respeto sa magulang na pinaglalabang ko. Alam? Pag alam nilang may kakampi sila, malaki ang ulo, okay? Di naman na ako nagipagkumpetensya sa mga material na bagay, ang pagiging responsable lang at yung respeto sa magulang ang pinaglalaban ko. Kaya lang minsan, ikaw pa masama kapag nangaral ka. Okay, hindi naman po dapat tanggalan ang karapatan ang mga ate na magpangaral sa kanilang mga kapatid. Gagabayan pa rin po natin sila kung nagpapangaral sila sa ating mga
sa kanilang kapatid. Kasi minsan ang mga pangarap din ng mga ate, ano yun? Pangaral na patungo sa kalokohan. Naman. Hindi, madalas yun ako kasi bilang ate. Hindi mo kayo kakasri. Papangaralan ko yung kapatid ko may halong kataran. Paano? Lalong kaanuhan. Katarantut. Katarantuts. Ganun din. Oh no! Kung ano na rin po kasi yung tinuturo ko minsan sa kapatid. Bakit? Sobrang sure, saya. Siyempre, tutuwa ako sa kanya. Kaya, kami nakapatid ko nung bata pa kami. Pag pinagsasabihan ka ni mama, dilaan mo si mama. Tapos yung mga turo ko dun sa kapatid ko. Inaya pero hindi ko pinagmamalaki na talagang ano kong klaseng kapatid, ha. Ay, ito yung pati lamang po ng pagbiburan natin. Wala namang masyadong nanonood. Yeah. At sa awa ng Diyos, okay pa, pinabalik tayo pa shoutout dito si Adrian Kate Perez. Hi, Adrian Kate Perez. Hello, Adrian Kate Perez. Happy watching. Happy viewing. Thank you, Ren. Adrian Kate Perez, tiga saan siya? Hindi na po na-mention, pero maraming salamat po sa pag-tune in dito sa BGA. Hindi natin alam kung birthday ba niyo, ano? Siya yung nagpapa-shoutout. Kaya ako inaalam kung shout bakit. Shoutout! Bakit? Kaya ako minsan inaalam yung mga nagkaka-convert, diba na? Nagpapa-invite tayo. alam mo yung pakiramdam ko today as I'm feeling safe. Why? Kasi hindi ganun karami yung viewers natin. kahit anong sabihin natin. So kahit anong sabihin ko ng mga kineme-keme sa buhay, I think pwede, diba? So yun nga sa topic ng pagiging panganay, parang luging-lugi naman yung bunso sa atin. Sana na may guest tayo dito na bunso, no? Totoo. Pwede ba tayo magkaroon ng guest na bunso? Parang gusto ko magkaroon ng guest na bunso eh. Pero may bunso talaga dito na tutulong. Hindi siya nagre-react. Wala siyang alam. Wala siyang bayan. Oh no! Sana meron dito mag-comment na bunso. Gusto ko marinig mga side ng mga bunso. And kay Marcelo Odrek Redo. Nag-join siya. Happy watching. Happy watching sa'yo. Hello Marcelo. Yes naman kuya, the best talaga ang nasa gitna. Ayun, mukhang gitna tong sinakaman Prince of Andre. Sa nasa liga, meron tayong liga ng panganay, liga ng gitna, wala talaga tayong liga ng bunso. So, parang meron akong gusto marinig dito, yeah. Na bunso. Mamaya kasi, pinaprepare niya yung voice niya dahil mag-aansya. Pinaprepare pa nung yung voice niya dahil kakakaroon. Pre-record siya mamaya. So, yun nga guys, ang saya-saya naman ang topic natin ngayon. Tapos, dumating ba kayo sa punto ito, gusto ko itanong sa inyo. Ayoko sagot. Ah, sige. Nakakatakot ba yung tanong ko? Okay, ano kasi yun eh. Yung pagka may ginawang kasalanan niya, may something na yung ikaw yung papaluin. Ikaw yung pagagalitan. Alam mo yun? Hindi nagugulan ako, hindi ko sinaranasan yun. Pero, base sa aking mga na-encounter, lalo ni mga friend ko nagsusumbong, alam mo si ganito, porque hindi ko lang ina na yung ganyan niya, pinalo ako ni mama. Tapos porque ganito, yung problem nila dun sa bunso, di ba? Ang nagsasuffer is yung panay. Which is, na-experience yun na ba? Or anyone sa inyo na naka-experience? Yes, na-experience ko din. 4,000 likers. Wow! Okay, and yeah, sa BG8 radio page natin, ang saya naman. Happy 4,000 likers, yun! Oh, thank you so much! Ang saya naman, 4,000 na po! Likers ng BG8 radio! Pag-ugan sa atin, konti-konti na lang, no? Pag-ing 4,000 won na sa wakas. Yeah! Malapit na! Mga ilang aras na lang! Pag-ing 4,000 won eh! Maraming salamat! Okay, at ang ating likers yun, no? Sa ating mga followers, 4,000... 200! Hindi, 4,190! So, 10 na lang! Meron na tayong 4,000 na followers! Maraming sa mga sabay-bay ng mga programa dito sa BG8 Radio. Buti nga at nakapag-follow na sila. I-follow nyo pa rin dahil mas marami pang show na paparating at mga DJs. Share nyo rin po ang ating live stream every time na nakakapanood kayo para maipamahagi ang mabuting balita. Sana marami pong makarelate kasi alam niyo ba yung topic ng Heart Center 101 is talagang yun yung mga usually na kaganapan sa totoong buhay, mga napapanahong mga nararamdaman ng mga kabataan or kasi kami katandaan eh. Kulang na lang gumanong ka
katandaan na. Kulang na gumawa ako. Bukas at magpakay. Okay, baka tayo dear Charo. Oh no! Makapirate talaga eh, no? So, medyo, at ako'y medyo na ano ako ngayon kung nagagaya ko kay DJ JB. Sumasakit ang ulo. Sumasakit ang ulo ko, grabe. So, kayo naman, ano, DJ Mark at DJ Mel. Habang wala pa si Red, share nyo naman ang experience. Okay. Experience nyo sa ano, sa... Bilang panganay. Bilang panganay. Mga bunso, shoutout nga para sa mga bunso dyan. Magsipaglabas kayo. Yan, labas na kayo sa lungga nyo. Tayo nyo ang inyong bandera. Suportahan ninyo ang inyong liga, mga bunso. Halika dito, magpapunta kayo. Yahoo! Laban lang ano. Laban. Sa team ng panganay. Experience ko kasi may bunso naman kami. Tsaka ako yung laging ano, pag pinagsabihan ko yung kapatid ko na bunso na ganito ganyan, ay ayun si ate oh, tapos nagsusumbong siya sa nanay ko ganun. Ay, huwag mong ganyan yung mga kapatid mo, ganyan ganyan, tapos ayun, parang kinakampihan niya yung bunso. Pinagsabihan ko so, lang. Nakakaiyak talaga sa part natin yun, 'di ba? Na parang mangingit-ngit ka lang sa sulok. Lagi na lang ikaw, parang ganoon, 'di ba? Oh, ay, nakakainis. Ang isipin mo, naging mapagbigay ka. Ano kasi balang araw? Si Bunso naman ang gagawin siya naman. Pantahin mo yung ano, isip mo yung bakatan. Ang katanda tayo ni DJ Mark. Ang gagawin ni DJ Mark habang kinakwento niya experience niya, paawit. Ayun, paawit. So, di kaya. So, ang saya naman ng ano, experience ni DJ Meg. Ilan ba kayo? Masaya ano, ba yun? Apat kami. Okay, so, ilan kayo? Dalawa? Kayo sila DJ Mark? Dalawa, DJ Meg, apat kami, lima. Okay, sawa na gusto ng 30 sa wow! So, medyo tamad po ang aming mga parents na dagdagan ang kanilang mga sakit ng julo. Sorry. Kaya, hindi ko sakit ng ulo ang mga anak. Sila po'y mga blessings. Kahit hindi sila mukhang blessings. Kahit mga pasaway ang mga blessings po, mga anak. So, yun nga. So, DJ Mark naman ang mag-share sa atin ng kanilang. Na-share ko lang ha? Ah, talaga? Anong nangyari? Pero duwan. Ano? Pagka ano nga kami, kasi, ah, sorry kasi ako pumasok sa isip ko yung pesta sa inyo yung mama ko. Wow! Yan ang mga naiisip ko. So, mamimit mo ang kapatid ko sa Sunday. Tapos, yeah, okay. Magkukwento siya kung ano ko. Ah, yung younger, bunso. Bunso niyo. Ayun nga. Para sa bunsong kapatid ng DJ Mark, kabahan ka na po. Nag-aano na po dito ang kuya mo. Diba? Nakakaiyak na naman po ang buhay niyo. From Around Your TV, follow and like BJ Radio. So yun guys, paki-follow and like po ang ating page. And share the stream. Yeah, share the stream. At para po lagi kayong ma-notify every time na naka-live po kami. Yan, para sa lahat po ng programa ng ano, ng Heart Center. Sa lahat ng programa ng BJ ma-notify kayo, mapapanood nyo siya. Okay? Hindi kayo mawawala sa ano. Hindi kayo mahuli sa balita o anong ano. Then sabi ni ano, ni Andre Bautista, pero nung panahon wala pa yung bunso namin, ito ah, nagto-throwback siya. Nung panahon na wala pa yung bunso namin, yung kasalukuyang ako pa lang ang bunso. Wow. Dumating yung point na naiinis ako sa nanay ko. Sabi niya, walang lalabas. Tapos yung kuya pinayagan lumabas. Ang bawa, pinagugas pa ako ng plato. Agoy, kawawa ka naman. Oh no! Kaya nga, hindi ako naniniwala na lahat ng pagkakataon is bunso ang pinapagawa. Alam mo, sa totoo lang, mas masaya pa rin maging panganay. Diba? Wala naman kami problema sa kasal eh. Mga plato na yan, mga ano. Saka nasubukan mo lahat ng bago. Oo, sa iyo lahat ng bago, oh. Diba? Hindi sa aming problema yung ano, yung parang kami ang pinapagalitan dahil sa kangangawa nyo. Ang importante sa amin, eh, ano, free kami. Baado namin matitikman ang Independence Day. Habang kami maraya na sa pinapago pa rin kami. Diba? So, yun ang advantage natin mga panganay. Para sa mga bunso, maging masunurin po tayo, maging obedient po tayo sa mga nakatatanda sa atin. Huwag po tayong sumagot-sagot na parang kala mo laki ng muscle mo pag binatukan ka naman ng atit kuya mo, eh iyak-iyak na. Diba? So, ayun nga. Hindi na pinapalo, sinasampal na. Grabe naman yun, no? Yung tipong ano, sa higil mo, nagbumukulong. Baklas-baklas yung ipin ng kapatid.
sana naman po ay huwag tayo pumantong sa nilang sakit. Basta pag ang namamayari sa loob ng isang bahay, pagmamahalan, walang imposible, lahat kayo magkakaroon ng pagkakaintindihan at pagkakaunawa. Correct. So, likers ni Paha Love You Ma, May Marcos. Mama niya ba to? Mama niya yan. Okay, isa napaka mapagmahal na anak po ni Andre Bautista. So, yan po ang ating naging topic for today. Atin na ba itong tatapusin or meron pang nais humabol? Sa mga humabol yan, feel free po. Apo, libre lang po ito. Wala pong bayad dahil sa susunod na bayad. Bayad na. Kayo guys, dahil meron pa tayong remaining hours talaga, remaining minutes, pwede naman kayo magtanong sa amin. Bibigyan naman po namin ng chance ang ating mga audience na magkaroon na pagkakataon na magtanong ng anything. Or hindi na advice since Heart Center 101 is also advising station. Charing. Yan ang gusto pala, magkakaroon tayo ng mall show, tatlo. Ha? One. Magkakaroon daw tayo na? Mall show. Ano gagawin sa mall? Tatayo tayo na. Shopping. Mall show tayo tatlo. Lalakad na kami sa mall. At least nagkaroon kami ng show. The fashion show. O, yun nga po. So, may masabi lang. Lagi may mato talaga siya. Si DJ Mark. Sarap talaga po kan. So, ayun nga guys. Kung kayo, bago natin tapusin itong ano natin, ang ating pag-ere sa araw na ito. At ako po yung namamalala. At masaya naman din. Kasi nakakapagkaroon tayo ng palitan ng opinion dito sa ating program. Nakakita ko yung namamalala. Masaya naman. Parang papaalam ka na rito sa akin. Parang gusto mo umalis. Parang wala nang susunod. Wala akong bala kumalis sa BJ8 Radio. Ba't gano'ng parang word mo? Papaluwating. Ano kasi, gusto ko wala dahil wala tayo ganong interaction ngayon sa ating topic na hindi naman nasyado nakakakaba, pero I know masaya. Guys, panoorin nyo nga pala ang ating replay. Meron din tayong replay sa ating YouTube channel. Yes. Na BJ8 Radio Official. Mag-subscribe po kayo doon and click the bell button para ma-notify po kayo sa mga bagong uploads at sa mga replays po. And panoorin nyo po ang replay mamaya na Heart Center 101. So, meron naman po kayong kapupulutan dyan kahit mukhang yung mga nagtuturo mo kung walang ako. Yung mga nagsasalita, di ba? So, ayun nga guys. Baka meron kayong gustong itanong. Sino mga may gustong itanong dyan? Sasagutin natin. Bawal ang mangutang. Huwag lang mangutang, ha? Kasi, alam niya na, ang hirap ng life. Ako na yung planong pagsasagot sa ina, anak. Pati nga, sinabi ko. Matatago talaga sa ina. Oh, no! Sinabi niyo po ng life. Apa, sa lahat po ng aking mga inaanak, matatago po siya. Sobra ko po kayong mahal, at kayo po ay aking pinag-iingat sa darating na kapaskuhan. Maaga pa lang po dito sa istasyon ng BJ8 Radio, pinapaalam ko na po na mahal kayo ng inyong ninang, ninong, or ano man tawag niyo sa akin. Pero mas hangad ko ang inyong kaligtasan sa Pasko, huwag na po kayong lalabas ng bahay. Kuha na po ako ng puting van. Kidnap? Ewan ko kung fake news yan o ano, pero maganda na yung safe tayo. Maganda na yung safe yung pera mo. Safe tayo! Safe tayo pare-pare! So, ayun po. Hindi naman, oy. Nga pala, guys, ha? Hindi ibig sabihin ng Pasko, is pera. Ang ibig sabihin po ng Pasko is pagmamahalan. At ang mga ninong at ninang ko ay hindi po yan kinuha ng mga magulang natin para maging, financial keme natin soon. Sila po ay tatayo natin pangalawang magulang. So, ito po yung sinasabi ko dahil wala po akong financial. Who wants to donate? Who wants to donate? Pero yun nga, patuloy na diwa na Pasko ay nagkita sa pagmamahalan. Hindi ko sinabi pagbibigayan talaga, no? Ayaw mo talaga. Pinuputol mo yung word na pagmamahalan. Sa pagmamahalan, siyempre, pagbibigayan. Alam mo, ikaw talaga, DJ Mark, kapag ikaw ay nagbigay ka ng mahal ka, ibig sabihin, nagbigay ka more than anything. Okay. Ayan. So, mukhang wala na sila maraming keme sa lahat. Ayan, si Kevin. Meron siyang umabot dito, si Kevin Castro, anak na nakitawa. Hello, Kevin! Hello, Kevin! Happy watching sa'yo, kaso malunod ka, tapos na.
So, yun nga. Kaya panoorin niya yung replay naman. Oo, panoorin mo yung replay. Huwag ka mag-ano na. Marami kang matututunan dyan. Ewan ko lang kung talagang matututunan. So, then, masyadong maaga matatapos ang ating programa ngayon. But still, na-enjoy po natin ang araw na ito. Sa mga... Papabayin ko ng konti. Ilang days na ba ang before Christmas? Alang araw na lang ba bago ang Pasko? Kasi siya hindi ko alam eh. Kasi ano, nalulong ako sa pagtatrabaho. So, 25 minus 6. Ah? Pabristo, so, teka lang, ako na lang ang calculator. Basta, hirap ko lang kalit yun. Mo na lang yung ano, 98 days daw. Ano? Alam mo, 98 days before Christmas. Grabe. So, ayan nga. Nalalapit na ang Pasko, di ba? May oras pa kung saan ka man pupunta DJ Shagiwa o magtatago? Hindi ako magtatago. Oy, hinanda naman ako ang po sa kanila. Grabe kayo. So, marami pa walang naman. Meron po ako sa kanilang ano. Wala rin nag-stay ako sa Bulacan. Medyo, kasi sa mga ano, sa Metro Manila, ang aking mga inaanap. Ayun no, sabi ni Andre, once a year lang naman po ang Pasko. Yeah, once a year nga. Andre, huwag ka mag-alala, hindi ka magkakaroon. Hindi, once a year lang naman po ang Pasko. Pero sana po, araw-araw po natin gawing Pasko. So, ang ating mga puso, magmahalan po tayo. And ang diwa ng Pasko ay palaganapin natin kahit na January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto. Okay? Ganun po ang ano, pag-spread ng love. Paano mo pinagdiriwang ang Pasko? Yeah. Araw-araw pagdiriwang. Hindi lang ang Christmas eh, ano ah. Hindi lang ang Christmas eh, tungkol sa Aguinaldo. Oo, yun talaga ano ng mga bata kasi Christmas talaga eh. Yun lang yung araw na naka-ano sila, di ba? Nagkakaroon sila ng mga bagong gamit. Para sa mga bata. Ganun. Para sa ang araw ng Pasko para sa mga bata talaga. Pero talaga, true meaning of Christmas is love. Spread the love. And also, ang ano ang sinabi talaga sa simbahan, ang pagpapatawad. Yes. Ayun. Ang pagpapatawad. Diba? So, lahat ng may galit sa'yo, DJ Shaggy, wow, patawarin mo na po. Sa lahat mo na mga may galit sa akin at sa mga... Hindi, totoo yun. Papatawaran lang bawat isa kasi doon luluwag yung nasa puso. Tama ako. Wala bang... Maluwag ang dibdib ko, kasya ka. Kasi wala akong kaaway. Wala akong kagalit. Ang kainin mo. Yung chan ko... Talagang maluwag yan kasi nagaling is peace, di ba? Ako walang, mas magaling yung ano, wala ka talagang kagalit. So, magdo mo yung feeling spirit ng Christ. That be peace, that be, ano yun? Ano, peace, peace. Sorry, ako naging peace. Peace be with you. Ano sabi ko? I'm sorry, I'm not graduation. Ako sorry ah. Ano yung English me, I'm not graduation? Yung kapag ka na, naalala ko tuloy sa simbahan, sa peace. May masabi na, kunwari na yung pinipis ng video. Jesus, why? Magano'n. Wala tayong simbahan, di ba? Hindi nyo po alam, peace be with you. Malapit na pala ang simbang gabi, no? Sa ano? 16. Sa 16, masisimula na po ang simbang gabi. At gano'n ka? Magbigay po tayo ng pagmamahala. Hindi lang naging at shhh. Peace be with you. Ups. Kulang na lang, may lumapit ang pusa, eh. No? Sinasaway. Ang tunay na diwa po ng Pasko, hindi ako ang tunay na diwa po ng Pasko sa pagmamahalan. Yung naiintindihan. Peace be with you. Not... Kaya ko sa inyo. So, ayun guys, magpapaalam na po ang ating, ano, ang ating programa ngayong Biyernes. Pero sa totoo lang, wala din daw talaga pang Aguinaldo. Maraming salamat sa pagsasalita mo, Andre Bautista, in behalf of me. Alam mo naman, alam niya na po ang aking nararamdaman at siya na po nagsabi. Pero, mabawi ako sa lahat ng inaanak ko sa December 25. Kaya, mga inaanak, sumugod na kayo sa aming bahay. Puntahan niyo lang po ako, nakahanda na po ang mga angpaw. Pag-ibiso. Mga angpaw, ha? Kailangan yun. At ano man po ang ating matatanggap, ito ay ating masasalamat. Tama. Diba? Huwag na po tayo magdaman. Susi pa. Sa ginawa kong save naman ang angpaw. Kasi nagbigay ako dati sa inaanak ko, 500. Magbukas yun ang angpaw na punit. Para hindi na mapunit yung laman ng angpaw, ha? Ang ibibigay ko is pareha. Diba?
na kailangan na effort. So ayun guys, maraming salamat po. Ang dami po natin mga pahabol. Dito po ang ating ano? Station manager. Ang ating station manager. Nasaan? Bakit hindi ko siya nakikain? Hindi, ayun! medyo delay siya. Okay, medyo delay po yung lumalabas dito sa akin. Kasi kaya may BG8 radio dahil po kay kay Raymar. Dahil po sa ating poging station manager. Ah, kasi nangangapa po kasi talaga ako kaya pagpasensyahan niyo na ako medyo kada magsisimula ang heart center medyo parang lula kami. Ano nangyari? Alam niya guys, wala naman po nagsisimula sa magaling siya agad. Na daw po ang bahala sa amin sa Christmas. Sir Raymar. Sir Raymar, maraming salamat po. Ah, sa advance Merry Christmas na rin po. Hindi na po kami makapaghantay magpasko. Excited na. Ay, may Christmas party pa tayo. May Christmas party po tayo. Again, maraming salamat po sa mga nakitune in sa atin at sa mga nalalaming 15 viewers. Maraming salamat po sa pag-tune in sa amin mula sa simula hanggang sa wakas. Tayo magkakasama lagi dito sa Heart Center 101. Lagi niyo tatandaan na every Friday, thank God it's Friday, thank God it's Heart Center 101 day. Okay, muli ako ang inyong witty granny at ang inyong makulit na si DJ Shaggy. Wow! Sa aking piano? Piano? Sa aking payo! Tsare! Sa aking payo, makinig! At siguradong hindi ka maninigaw. Diba? Eddie, wow! Bagay naman sa pangalan. Oo nga. At ako naman... And with my co-DJs? Yes, ako naman, ang cute at lovable, kitang-kita naman, DJ Mark, ang mamarkasin ng mga puso at isip. Sana may natutunan kayo. Yeah, maraming natutunan yan sigurado. At with... And this is DJ Megan, ang nagsasabing, ang buhay ay weather-weather lang. Yun! Weather-weather lang daw ang buhay natin. So guys, rain or shine, kailangan lagi po tayong maging masaya. Lagi po tayong maraming salamat po sa pasombrero, Mayor. Sir Choi, salamat po. Maraming salamat po sa ating outfit of the day. So guys, maraming salamat po. Kita-kits po tayong lahat. Hanggang sa susunod na Friday, BG8 Radio, huwag niyo kakalimutan na i-like at i-share ang every stream po. Happy viewing po. And later po, marami pa po mga programang i-ere. So guys, stay tuned lang po kayo at abangan ang mga susunod pang programa after ng Heart Center 101. Okay, again, maraming salamat po sa mga nakipag-interact. Yung nanonood, manapit sa PRC, nandiyan ako mamaya. Artista ng artista dati. Okay, no? Thank you guys! Bye! Voices of Greatness. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. VG8 Radio. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio. The voices of greatness. Hear the voices of greatness on the World Wide Web. VG8 Radio, the voices of greatness.